Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas, 2 minuto suman mirabayang alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Ara sa Pilipinas, sa 3 minutos uman mirabayang alas 5 sa buntag. Dayon ganin sa inyong tulumanon ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta? Karong adlaw nga Lunes, petsa 3 ning buwan sa Mayo. O ya, unang adlaw sa atong pagpanag-uban karong buwan sa Mayo, tuig 2021. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, mag-uban kita hangtod alas 6 sa karong buntag. Sa paghatag ninyo nini mga taho o mga impormasyon nga angay ninyong masayran karong adlaw. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa tanan nato mga kaigsoonan, mga mamumo, mga mag-uma karong bundag, ha, maayong bundag ninyo, o sa ato mga kaigsoonan karon nga mga kaigsoonan, kinibitaw nga mga drivers nato, ha, maayong bundag ninyo, ha, gini mga bus drivers nato o mga tricycle, daghan na pong galatas latason tricycle drivers na ginabuhi o sayo, maayong bundag ninyo, o syempre gatong mga delivery trucks bitaw sa kaya tong mga isda. Tinig ng Bayan. Maayong bundag ninyo dayon ganin sa inyong dulumanon o sa kamay yung buntag usab di ay sa atong mga kaigsoonan karon nga naas ka barangay na 40 ka mga barangay ning dakbayan sa Kinabawan, ingon man sa tibok probinsya sa North Cotabato, mga sikbit usab nga mga probinsya o rehiyon nga maabot sa atong pagsibya karon nga buntag. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Igala tang ninyo mga taho karong buntaga alang sa atong balitang international. Headline. Unang kaso sa Indian COVID-19 variant napatik na usaba dito sa nasod France. Headline. 44 patay sa nahitabong pilgrimage stampede dito sa nasod Israel. Headline. Samtang bag-ong travel restrictions sa US gipatuman karon sa tanang mga dumudoong gikan sa nasod India. Headline. Samtang dugang sa atong balitang international karong buntag. Headline. Iyap sa mga napatay nga Pilipino dito sa abroad, padayon pang nadugangan. Headline. Alang sa atong balitang national karong buntag, atangin ninyo ang atong mga balitang nasudnon karong buntag. Headline. COVID-19 cases kuno dito sa Metro Manila ni os-os kuno sa 18%. Headline. Samtang atang iusab ninyo, ha, kini nga atong dugang detalye sa atong balitang nasyonal karong nga buntag. Headline. Information drive sa DOH sa COVID-19 vaccine sa DAP angay kuno nga paligunon sigon ni Lacson. Headline. Samtang nga deadline sa pagsumiter sa SALN gipalawig pa sa CSC. Headline. Samtang dugang sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang probinsyal. Headline. 1.6 million peso nga shabu na kuha sa mga otoridad batok sa usa ka drug suspect dito sa probinsyas Bukidnon. Headline. Samtang tulo patay og pipila ka mga kabalayan usab ang gidaro sa usa ka road accident dito sa probinsya gihapon sa Bukidnon. Headline. Samtang atangi usab ninyo kini nga detalye sa atong balitang probinsyal karong buntag, 36 ka mga individual nga sakay sa usa ka naunlod nga barko dito sa may area sa Agusan del Norte naluwas sa Coast Guard. Headline. Samtang atangi ninyo ang detalye sa atong mga balitang lokal karong buntag. Headline. PIATF gitak ng magtigom ugmang adlaw alang sa isgutanan sa pagpahugot sa provincial border restrictions. Headline. Samtang dugang pa sa atong mga taho karong buntaga. Headline. Dengue karon pagatutukan na sa provincial government tungod usab sa pipila ka mga insidente sa pagsaka nini. Headline. Kanag uban pang mga balita atangin ninyo unya sa atong pagbadayon ngan hilamang sa inyong tulumanon. Oras sa Pilipinas. 8 minutos na human milabay ng alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan.
May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rudy Dadivas ng Matina Playa, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxing ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na antok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Sa sigini mo o kaon ko yaw, ikaw atakihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa. Pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika. Unsa bagil kining organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native hog free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo ug organic tocino. Ug sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon ug organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamo palit ug mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa Puroka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa 11 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa tunling sa itong mga balitang international karong buntaga, magpatuma na karon sa bagong travel restrictions ang United States dito sa nasod India. Kini tungod sa padayong pagsutoy sa ihap sa kaso sa COVID-19 na didtong dapita. Subay sa restrictions sa kinabawalan na ang non-US citizens sa pagsuod dito sa Estados Unidos. Sa nasod ang travel restrictions sa magsugod gini karong adlawa. Ogi ka na yun nga ang nasampit nga abiso gikan mismo sa US Centers for Disease Control and Prevention. Gilauman usab ang dili na o dili mapatig ang Indian variant dito sa nasambit nga nasod kung hingpit na nga mapatuman ang naasoy nga balaod nun. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin o dugang tudling sa atong balita karong buntag, duha pa kalaing Pilipino ang namatay sa COVID-19 dito sa laing nasod. Hinungdan nga nisangko na sa 1,147 ang death toll ng mga Pinoy nga namatay dito sa laing nasod. Matod sa Department of Foreign Affairs, nisaka na sa 18,380 ang total number of cases sa abroad. Nga adunay 23 nini ang bagong nasudlan sa infection. Hangtod nga nisangko na sa 11,200 recoveries human usab nga laing upat ka mga pasyente ang naayo sa naasoy balatian. Samtang ana usay 5,959 ka mga paytambalanan. Para sa alas 5:13 na Philippine Standard Time. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang dugang tudling sa atong balita karong buntaga sa atong balitang international. Andam na matod ba ang gobyerno sa Pilipinas nga mag-rescue alang sa daghang mga Pinoy gikan dito sa nasod India? Matod ka Ambassador Ramon Bagat Singh Jr. Pagatugta na ang mga Pilipino gikan dito sa nasampit nga nasud nga pwede nang musakay nga na sa mga commercial flights sa paingon sa Pilipinas.
Imposible matod bang magpatigayon sa repatriation flight tungod sa ginaghanon sa mga nasod nga nag-issue sa og travel ban batok sa India. Kasayran nga anaa sa 73 sa mga Pinoy ang napagan sa COVID-19 dito sa India. Samtang duha usab kanila ang nabugtuan na sa ilang gininhawa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5:14, dugang tudling sa atong balita karong buntaga. Patay ang 31 katawo human ang engkwentro sa border sa Kyrgyzstan o Tajikistan. Subay sa taho, kini ang pinakagrabing panag-engkwentro tali sa duha ka mga puwersa sa militar sa duha ka mga nasud. Dihang nagasugod ang territorial issue sa nasampit nga nagtapad nga nasud. Inoon kagahapong adlaw nagka-istorya na si President Sadir Japarov gikan sa Kyrgyzstan og Tajik counterpart nga si Emomali Rakhmon alang sa subli nilang pag-istorya karong buwan sa Mayo. Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa atong balita karong buntaga, gi-konsidera na karon nga usa ka krimen ang pag-uli sa usa ka Australian citizen sa ilang nasod, partikular kung gikan ka sa nasod India. Subay sa taho, sugod karong adlawa, Mayo 3, ha, bawal nang mauli dito sa ilang nasod ang mga citizen o kini nga mga katawhan dito sa Australia kung kini magagikan dito sa nasod India. Magatubang kini sa multa og ingon man na posibleng pagkakulong. Nagbahad si Health Ministry Greg Hunt nga subay sa bag-o nilang pulisiya magatubang ang mga violators sa multa nga moabot sa 66,600 Australian dollar o 51,800 US dollars o 5 ka tuig nga pagkakulong. Subli usab nga pagatun-an sa Australian government ang pagpatuman sa restrictions sa karong Mayo 15. Gitan siyang anaa sa 9,000 Australians ang anaa karon dito sa nasod India nga gusto na untang nga muuli dito sa ilang nasod. Diin sa nasambit nga iha pa 700 kanila ang giingong vulnerable o lantaran sa naasoy nga balatian. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ara sa Pilipinas, dahing tudling sa atong balitang international karumutan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Arestado ang usa sa kanang kamay kuno o kininga close aid sa napatay nga ISIS leader nga si Abu Bakir al-Dagdani dito sa nasod Turkey. Matod sa Istanbul Police, ang suspek adunay code name nga Asim. Nga usa ka Afghan national. Gikabutyag usab sa intelligence agency dito sa nasod Turkey nga ang sampit nga lalaki ang giingong nitabang kani adto nga magtago si al-Baghdadi sa nasod Syria bag-o nalunsad ang ISIS group ni atong tuig 2019. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, 17 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik at ang ninyong mga balitang nasyonal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Healthy products ba ang mo? Yaki Grocer ang dahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang two products tulad ng panga, belly, portion, asik. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito.
Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, 19 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Alang sa tuding sa itong mga balidang nasyonal karong buntag. Girekomenda karon sa Octa Research Group dito sa Metro Manila nga itaas nga sa 60,000 ang kapasidad sa COVID-19 testing nga matag adlaw, matod kang Octa Research Group member Dr. Guido David. Usa kini sa mga lakang tungod sa padayon gihapon nga pagsubida sa ihap sa COVID-19 na dito sa kauluhan. Matod kang David, mius-os matod pa ang napati karon nga kaso. Taliwala sa tulo ka semana na nga pagpatuman sa mas istrikto nga protocol sa didto sa Metro Manila. Di nasubay sa datos na naa sa 18% ang gikaus-os sa ihap sa COVID-19 na cases. Hinoon gikan na yun ni David nga gikinahanglan dublihon pa ang testing capacity didto sa NCR aron nga malikayan ang subling pagdaghan pagayod sa COVID-19 na positive didtong dapita. Samtang naglaom usab garon siya David nga muko naog pa nga nahangtod sa 15% sa musunod ng mga adlaw ang ihaba sa mga posibleng magpositibo sa COVID-19 na dito sa kauluhan. Samtang dugang tudling sa atong balita karong buntaga, atong dawaton karon ang signal gikan sa ato ang kaubang si kaubang Grace, ano? Gikan dito sa may Mega Market ning Dakbakayan sa Kidapawan. Atong siren karon ang pinakulahing presyo sa atong mga nagunang palalito na nasa linya, si Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Sa karong buntag, atong siren ang presyo sa karne dinhi sa Kinabahan City Public Market sa mga mamalitay o karne sa kambing. Ang unod nasa 350 pesos ang kilo, ang ulo or tiil nasa 200 pesos ang kilo, ang papait nasa 150 pesos ang kilo. Ang sa baka, ang unod nasa 240 pesos ang kilo, ang lomo nasa 250 pesos ang kilo, ang ribs o bulalo nasa 200 pesos ang kilo, ikog or dila nasa 200 pesos ang kilo, ang papait o panit nasa 150 pesos ang kilo, ang tiil nasa 150 pesos ang kilo, ang mascara or expander nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo. Sa mga mamalitay pod o karneng baboy, niya ang presyo sa karneng baboy, ang boneless or lomo nasa 240 pesos ang kilo, ang chan nasa 240 pesos ang kilo, ang unod nga naibukog nasa 220 pesos ang kilo, ang tiil, maskara o bukog nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo, ang sari nasa 100 pesos ang kilo, ang tinai nasa 50 pesos ang kilo, ang bungo nasa 80 pesos per kilo. Mukha na ang presyo sa karne dinhi sa Kinabahan City Public Market. Para sa market report, ako po yung Tinig 7, Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Daghang salamat kaubang Grace Labagnao Castellano gikan sa may Mega Market ning Dakbayan sa Kidapawan. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Samtang dugang tudling sa atong balita karong buntaga alang sa atong balitang nasyonal. Gimando na karon sa Civil Service Commission kon CSC ang pagpalawig pa sa deadline alang sa government officials o employees sa pag-sangat nga ng ilang SALN o kining 2020 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Matod sa CSC, hatagan hangtod Mayo 30, 2021 ang mga opisyal o mga tinunan sa mga government agencies sa pag-sumiter sa ilang SALN. Gipasabot sa ahensya nga kini bunga usaba sa gipalugwa nga guidelines kalambigit sa pag-sangad nining SALN sa mga dapit nga apektado gayon sa state of calamity kung emergency kung asa gihataga gadot nini ang paghatag laing usa ka buwan nga lugway alang sa pag-sumiter sa nasampit nga dokumento.
Samtang nga dugang tudling sa ato nga balita karong nga buntaga. Ginaduso karon sa pipila ka mga magbabalaod ng pagbaton o dugang relief measures alang sa mga mamumo o kini nga mga empleyado ng mga Pinoy dala sa pandemya. Sa gihimong nga Task Group on Economic Recovery and National Employment Recovery Strategy Job Summit, gibutyag ni Senadora Amy Marcos nga abot kuno sa 80% sa mga informal sector ang hilabihang naapektuhan sa krisis nga anaa sa lowest paid brackets. Giganayon ni Marcos nga laki ba sa mga nagpataas pa sa ginapatuman karon nga lockdown sa mao ang huya nga social protection og medical coverage alang sa mga sektora sa mga mamumuo. Masa angay matunba nga palawigon pa ang wage subsidy sa labor sector o gaingon man nga nasa mga unemployment insurance benefits sa social security system. Samtang dugang tudling sa atong balitang nasyonal karong buntaga, andam na matod pa ang gobyerno sa Pilipinas nga matabangan ang mga Pinoy gikan dito sa India. Sa inanaling nga panahon nga mapatuman ang pagpauli gikan na sa ilang gikan sa nasambit nga nasod, pabalik dinhi sa nasod Pilipinas. Kinang gikan na yun sa nasambit nga opisyal, pinagi usab sa Department of Foreign Affairs. Uban usab ang Office of the President alang usab sa paghikutar og lakang aron nga hinanaling nga matabangan ang tanang mga Pinoy nga tua dito sa sampit nga nasud. Samtang nga sa laing bahin, mukabat matod pa sa 6,000 contract tracers ang gitakda karong i-deploy sa lain-laing mga dapit dito sa National Capital Region kon NCR. Matod sa Department of Interior and Local Government kon DILG, subay sa ilang gipalugwa karong nga agreement, magtrabaho sila sud sa tulo ka buwan nga adunay sahuran nga 537 matag-adlaw. Ang gibanabana nga 5,754 ka contract tracers ang na-hire pinaagi sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ilawom sa Labor Department. Kapin 280 million pesos ang gitakdang pondo sa dole alang sa naasoy nga programa. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa laing bahin og dugang tudling sa atong balita karong buntaga, niya sangko na sa 966,080 ang ihap sa mga naayo sa COVID-19 dinhi sa nasod Pilipinas. Kinihuman na nakapatik ang Department of Health kon DOJ sa o DOH sa abot 9,702 nga mga bagong recoveries. Subay sa pinaluhing datos gikan sa DOH, adunay 8,343 ang bagong kaso. Inungdan nga ni saka na sa 1,054,983 ang ihap sa mga napagan sa coronavirus sa dinhi sa nasod. Sa naasoy nga ihap, 72,472 ang active cases. Tungod niini, aduna na usay 77 ka mga pasyente ang nabugtuan sa ilang kinabuhi. Inundan nga ni saka na sa 17,431 ang death toll sa tibuok nasud. Oras alas 5:27 na. Dugang sa atong mga tahog impormasyon atong ikahatag ganinyo karong tagna atong ihatag ganinyo si kaubang Tinig Dos sa Lulu Ilusfa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Ang kulane o lymph nodes sa liog o sa kanormal nga parte sa atong lawas, apan kung ato kining mahikapan labi na sa mga bata, mo action gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay angayan nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas nga sukla niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang tanan, dunay daghan ni ini. Mugawas kini kung makasinati kita og impeksyon sa binisaya, ang tawag ni ini lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na ta sa doktor kay himuon ang pag-examine ni ini. Timan imang higala nga bag-o magpa-examine, obserbahi usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga hilanat o walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang paghaplas sa yaki liniment oil
para diha sa Lusay ug ubang parte sa lawas makatabang aron wag tangon kini ang mga birtod sa yaki liniment oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang yaki liniment oil mamahimo kini gamiton sa mga bata og mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang niini og mulami ang pamati kung makahaplas ka sa yaki liniment oil. Mao kini ang rason mga higala ngano nga ginaimbita namo kamo perme nga sulayan ang mga produkto sa yaki. Ang yaki liniment oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian. Kung do na kamo ipakunta ng mga kababayan o ikasulti ba kaha bahin sa ato ang mga produkto, palihog, i-text lang ang 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras sa alas 5.29, daghang salamat na kaubang Lulu Eluspa sa atong pagbalik at ang ninyong mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Pan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium muabags pag-asenso ang inyong mga baboy manok o bibe bakaw kapayo kanunay pakana o MMV's Premium aron paspas ang pagdako maayo ang resulta MMV's Premium maayong magpatubo. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Alas 5.32 ang atong oras sa atong mga balitang probinsyal karong dagna. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Mga balita gikan sa atong mga sikbit probinsya ga rehiyon. Unang tudling sa atong balitang probinsyal, atong siren karon ang mga katikarag mga panghitabo gikan sa may Davao Oriental area. Atong dawaton karon ang signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Anaa sa linya si Tinig 12 Jeline Seban. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa Andrew, nakaluwat o ayuda ang 1,000 ka mga residente sa barangay Taukanga, Manay, Davao Oriental, gikan sa Davao Oriental Provincial Government, at sa pagbalik sa nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental, CQ Outreach Caravan, human ang pipila ka mga bulan na temporaryo kinigiundang tungod sa COVID-19. Base sa impormasyon sa Davao Oriental Provincial Government, anaa sa 1,050 ka mga pamilya, gikan sa sitio Matabang o sitio Madsayap sa maong lugar ang nakabenepisyo sa ayuda o serbisyo gikan sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Sa maong aktibidad, ano naghihimong libreng medical check-up, pagpang-apod-apod o food tax, mga hygiene kits sa matagpamilya na gikan sa DSWD 11, palugaw o libreng tsinelas na gihatag sa mga sakop sa PNP,
seedlings ug mga tilapia fingerings gikan sa Provincial Agriculture Office o financial assistance gikan sa DOLE ubo sa tupad program. Ang nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental City Outreach Caravan usa ka programa sa Davao Oriental Provincial Government diin timong niini nga maadtuan sa mga ahensya sa gobyerno ang mga lagyong lugar sa probinsya ug mahatagan ug mga serbisyo ug ayuda labi na sa panahon sa pandemya ug mawala ang problema sa insurhensiya. Sa tikas bahin gisulayan pa og tabang sa mga residente ang usa ka balyena nga midag sa asa sa kabaybayon sa Lapihan sa Barangay Langkamate City Sabado sa hapon kung asa gitabangan pa kini pagsabik og tubig ang maong balyena. Base sa gisaysay sa mga nakakita alas 2 sa hapon sa dihang ilang nakita ang balyena na naglitaw og murag ng hilak ug nangayo og tabang kung asa mubuga pa kini og tubig. Matod pa ilang ipaspasan og sabi og tubig aron dili maog ang lawas niini apan bandang alas 6:40 sa gabi na matagi hapon ang maong balyena. Sumala sa marine biologist na si Darren Blatchley sa Brides Baleen Whale ang midag sa Samate City. Dugang pa niya nga base usab sa impormasyon gikan sa National Oceanic and Atmospheric Administration ang Brides Whales makita sa mga lugar nga init ang temperatura sama sa Atlantic, Indian ug Pacific. Ang uban kanila hilig magsuri-suroy apan dali kining ma-stress kuno o mahadlok sama sa tingog sa barko o mahadlok sa lana o gas. Sa kasamtangan, ginabira pa paingon sa dapihana ng balyena ay sutaon pa ang rason sa iyang kamatayon. Sa Davao de Oro, patay ang magamahan man kinigibarin sa wala pa mailing mamumuno sa Maco Davao de Oro kagahapon sa adlaw. Gilang mga biktima na sila Arman Pacaldo Dimisilio, 49 anyos, ug Arman Dimisilio, 26 anyos, parehong residente sa Procuno Concepcion, Maco, Davao de Oro. Subay sa investigasyon sa kapulisan, naabdan nila sa gawas sa balay si Dimisilio na nagkadugo ug sa kusina ang anak nga parehong wala nay kinabuhi. Sumala pa sa Maco Police Station, adunay kalit ni abot mga armado na kamotorsiklo ug nanulod sa compound sa balay sa mga biktima. Ug unang gipusil ang mahanday na kadagan sulod sa baring anak apan absent gihapon ug gipusil kini. Narecover ang mga pulis ang basyo sa bala sa M16 rifle na posibleng maigigamit sa duhas ka mga armado. Sa pagkakaroon, ginasubay pa sa mga pulis kung unsa ang motibo sa maong pagpatay. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa kaubang Jeline Siban gikan dito sa may area sa Davao Oriental. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Samtang dugang tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga ha. Adunay 8 ka mga bagong mga ambulances ang gitunol karon dito sa 7 ka mga ospital dito sa probinsya o dito sa Bangsamoro region. Matod kang Ministry Bashari Latif ang Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gikanayon nga ang nasampit nga mga ambulansya mao'y mutubag nga ha sa kining panginahanglanon nga na sa mga mulupyo dito nga dapita aron sa mga mapapaspas sa pagpaabot ang ilang mga pasyente nga ha sa mga bahay tambalanan. Ang mga recipient sa nasampit nga ambulansya girangkuban na sa mga munisipyo sa Tubaran, Butig, Bumbaran, Takara, Ditsaan, Ramain, Oga, Puana, Bayabao, lakip na ang Wao District Hospital. Gikan na yun nga ang nasambit ng mga ambulansya. Adunay emergency medical equipment, lakip na nini ang oxygen. Anausay mga stretchers, automatic external defibrillator, nebulizer o uban pang gikinahalang ekipo alang sa medical responses. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas sa alas 5:37. Ana sa linya, no? Atong siren karon ang mga panghitabo usab gikan sa may Pipalma area dinhi sa Cotabato. Ana sa linya, si Tinig on sa June Villasoto. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Namatay sa ospital bandang alas 9:30 kagabi ang isang 26-anyos na mekaniko matapos itong masangkot sa isang aksidente sa kahabaan ng Provincial Road, Barangay Upper Yad 1 dito sa bayan ng Midsayap.
sa impormasyong nakalap natin, ano, ang naturang mekaniko ay nagnangalang si Arvin Aquino. May asawa at isang mekaniko nga at residente ng Barangay Kiwana na sa bayan ng Midsayap. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nanggaling sa bahagi ng Upper Bulanan, Barangay Upper Bulanan, itong si Aquino at pauwi na sa Kiwana nang binabaybay nito ang provincial road. Ay mayroon di umanong isang nakapark na isang malaking truck sa kabilang bahagi na walang signage at walang ilaw, syempre, ano, sa madilim na bahagi. Dahilan upang ito ay mabulaga at hindi na nagawa pang makabig nang gusto ang manibela ng kanyang sniper na motorsiklo, dahilan upang tuloy-tuloy itong bumunusok at lumipad sa bahaging sa sementadong bahagi ng kalsada at halos sa talagang napuruhan ang ulo ng nasabing biktima. Nagsipagdating ang mga rescue teams mula sa MDRRMC ng MDRMO ng munisipyo, ngunit at dinala agad sa ospital. Ngunit ilang oras sa makalipas ay idiniklara na ng doktor na tuluyan na itong pumanaw. Iniwan nitong si Aquino ang tatlong mga bata o yung mga anak nito at halos hindi nga makapaniwala ang mga kaibigan nito at kakilala dahil nga dito sa magaling, mabait at talagang seryoso sa kanyang trabaho at kung kaya panawag ng buti ko sa lokal na pamahala sa barangay local government unit na lagyan kasi ng ilaw at maging ng signage na accident prone area talaga ang nasabing lugar, bagamat lumitaw ang ugong-ugong na parang mayroong something yung bahagi ng kalsada na yan. Dahil sa ating coverage palabang ay napakadami na talagang aksidente ang naitala dyan. Halos dalawa o tig-tatlong linggo ang pagitan ay mayroon at mayroon dyan na nadidisgrasya. Ang karamihan naman ay buhay, napilay, nabalian ng buto. Ngunit kagabi na naman ulit ay naitala ang pagkamatay nga nitong isang kaawa-awang mekaniko na nagmamadali para makauwi sa kanyang pamilya galing sa kanyang mga racket o diskarte para sa kanyang trabaho bilang tagapagkumpuni ng mga sasakyan. Patuloy pa na iniimbestigahan ng pulisya ang nasabing pangyayari at sana ay matugunan nga itong panawagan ng ating mga kababayan rito na sana ay malagyan ng kaukulang signage ang bahaging iyon ng kalsada. Dito na pa rin sa bayan ng Midsayap ay
Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat ako bang June Villasoto, gikan sa Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bayan, ugdugang sa atong mga taho, gikan dito nga dapita sa may Pipalma, naglunsada sa halapad ng operasyon ng Cotabato Police sa Provincial Office batok sa tari-tari kung na illegal nga sabong. Matod kang Cotabato Police sa Provincial Director Colonel Henry Villar nga sa panahon sa pandemya, angay matod pa nga ibawal gayod ang sabong-sabong. Sa barangay Upper Glad, dos sa Midsayap Cotabato, Gireida sa Midsayap PNP ang usa ka tari-tari kung asa nag-iyahay o pagpanagan ang mga sabongero. Sa uwahi nga dato sa dunay pipila ang nga mga nasiko ba sa nasampit nga operasyon na diin kadaghanan gayod nabili na ang ilang mga motorsiklo o mga tsinelas niini nga mga sabongero. Magatubang sa kaso o multa nga abot sa 30,000 pesos ang mga nasiko sa mga operasyon. Una na nga nagbahad ang DILG sa mga opisyal sa barangay nga malambigit sa pag-sabong-sabong nga ilagayod hatagan sa igo nga aksyon o ingon man administrative cases kung kinsa man ang mapamatud-an. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, hinimuan matod pa sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kung BIFF ang magkasunod nga pagbusika dito sa probinsya sa Maguindanao. Matod kang Maguindanao Police Provincial Director Colonel Donald Madamba nga mibusika ng duha ka improvised explosive device sa gilid sa National Highway sa Sitio Pansol, Barangay Makasampen sa Gindulungan Maguindanao. Way natala nga na pagan usaba sa nasampin nga pagbusikad apan naghatag kini o gadakong kahadlok nga na sa mga mulupyo sa dapita. Posibleng target matod pa sa nasampin nga mga rebelde ang sakyanan sa 549 Army Engineering Brigade nga milabay sa Cotabato Isula na Highway. Nakahatag kini o pagkalangan usaba sa dagan sa traffic o pipila ka oras human magpatigayon sa clearing operation ang mga tinunan sa Explosive Ordnance Disposal Team sa Philippine Army Mechanized Battalions o Gindulungan na PNP. Sa karon gihugtan pa sa militar o kapulisan ang seguridad dito sa probinsyas Maguindanao. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, oy, mayong balita gini ha, lauman nga suma pa nga partially operated na sa unang segment sa Mindanao Railway Project tagom Davao Digos. Ayha mo kanaog sa iyang posisyon na si Presidente Rodrigo Duterte sa mid-2022. Subay sa impormasyon gikan sa Department of Transportation, ang pinakadakong proyekto ang anaamatod pa sa Road Right of Way Acquisition Phase sa karong tagnaa. Gitataw sa opisyal nga target karon sa ahensya nga makumpleto ang RROW acquisition nga makumpleto ang nasampit nga lakang alang sa 102 kilometros nga phase 1 sa Mindanao Railway Project pagsuod sa third quarter sa tuig 2021. Magpadayon pa suma pa karon ang acquisition sa mga yuta alang usaba sa mamahimong station site sa TDD segment ngadto usaba sa mga nanag-iya sa propiedad. Gikan na yung ang acquisition rates na nakadepende suma pa sa pito ka mga local government units kon LGU involved diin kalakip na niini lakip usaba sila sa phase 1 sa ginpatigayon karon nga lakang sa railway project. Ang nahisgutan ng mga LGUs gilangkuban sa Tagum City, Carmen o Panabo dito sa may area sa Davao del Norte, Davao City, Santa Cruz o Digo City diring dapita sa may Davao del Sur. Gipasalig usab ni DOTR Assistant Secretary for Mindanao Cluster Project Implementation Einard Ehe nga ang MRP ang partially operational na sa musunod nga tuig bisan wala pa'y loan agreement tali sa nasod China. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Aras alas 5:48 na sa buntag. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Ato nang lakbitan kining usa ka taho gikan na dinha sa may area sa kining Bukidnon. Tinig ng Kanayunan,
Tinig ng Bayan. Ikasuhan na ang high-value target suspected drug pusher nga nagbaligyang illegal nga droga o illegal possession of firearms nga anaa sa listahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga utok sa pagpayuhot sa illegal nga drogas pipila ka mga bahin sa Mindanao nga nadakpan dito sa kalilangan na Bukidnon. Kini human na unang nakuha ang balor 1.6 million pesos ha, nga gituho ang shabu gikan kang Lester Carion, 45 anyos minyo o lumad gikan na sa sitio Malipayon, barangay Tapland sa Coronadal City, o John Paul Carion, estudyante sa West Kilikili Wao, Lanao del Sur. Mingon si Bukidnon Provincial Police Office Spokesperson Major Giselle Longakit nga naaresto ang duruha sa hiniusang bypass operation sa PNP o Philippine Drug Enforcement Group. Diin nakumpiskar ang abot sa 238 nga gramo sa shabu, while lisensya nga armas o sedan nga gamit sa nasampit nga mga suspect. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. O balitang development una kita ha. Atong lakbitan na lamang kini ulahing tudling sa atong balita gikan sa may Davao Region. Mamahimong operational na kuno sunod tuig usab ang o sa ulahing bahin ng tuig kasamtangang ang 14.7 kilometer nga submarine cable project nga maoy magpauswag kuno niining local tourism industry dito sa Samal. Matod kang Mayor Al David Uy, ang Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco nag hatag og abot sa 1.1 billion peso nga kandidat sa submarine cable project. Diin na magahatag og mas taas pa nga competency sa nganha usab sa tourism industry dito sa ilang syudad. Ang submarine cable project kaya kuno nga magpalata sa abot sa 50 megawatt nga kuryente nga maoy magkonektar sa barangay Andanao o Audanao dito sa Samal o gagikan sa may Pantukan Compostela Valley nga electric grid. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:50 na ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang lokal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Maayong buntag, sir. Ako dahil si Provida. May pangutana lang ko sa akong mga tanong o unsay solusyon aning akong mga tanong nga mga para aning mais unsay imong ikatabang sa kuwa. Daghang mananap dire, mga bilaga. Number one yun na dire. Rat campaign ta. If ever usual na kung maggawas ang rat infestation, kung padulong ta, kung tag-init, maggawas na sila kaya wala naman na sila kaunon dito sa ilahang habitat. Kung magawas na sila, peste na dahil na sila, tato ang rice and corn, specifically. May zinc phosphide tayong libre ginabigay ng government. Concerted effort sa lahat ng mga farmers, mag-baiting tayo, mag-rat campaign tayo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Nesmarie Espejo, ang City Agriculturist ng Kidapawan. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyos. Gabaligya kog prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamig gid kayo, kaunon niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini, oh. Sa una, perting dugaya, gid ni maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, og taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo, oh. Paro normal na gid siya. Minor lang gid ko, og kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usag gid ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sab ta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ailigtas sa Garlic Plus. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man na magsigighila. Gigutom mong gud ni ma, wala mong gud koy gatas. Anak, di ba giing na nataka pag tumara ng Oleifera C? Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang Oleifera C, daghan kaayo ang benepisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon na ko ni mo, suwaye ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool na butika o drugstore sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas sa Pilipinas, 53 minutos o man mirabayang alas 5 sa buntag.
o 7 minutos bago mutungtong ang alas 6 sa buntag. Alang sa atong balitang lokal karong buntag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Lockdown na posibleng ipatuman na dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Gini ang gitakdang paghisgutan sa Provincial Interagency Task Force kon PIATF sa ipahigayong meeting ugmang adlaw nga pangunahan ni Governor Nancy Katamco. Diin nalambigit kini nganha usab sa padayong pagsaka o pagsaka sa COVID-19 cases sa dinhi sa Region 12 o gaingon man ang pagsud sa COVID-19 na variant nga masa nakatakod dito sa may General Santos City nga kabahin gihapon sa Region 12. Sa post nga nasa social media ni Board Member Philbert Maladuan nga may focal person sa PIATF, kini ang gitakdang paghisgutan sa meeting ugmang adlaw lakip na usaba niini ang mga tinun-an usaba sa mga provincial offices sa uga ingon man mga mayor alang sa gitakdang paghisgutan ng mga hisgutanan. Lagi usab ang posibleng ipatuman ini gawas sa mas strictong border control mao ang pagposibleng subling pagpatuman ni ining travel authority o kining 14-day quarantine requirements alang sa tanang non-APUR og mga APUR personnel. Lakip na nini ang pulisiya usab sa pag-required sa antigen test result og CCTS dinha sa atong border. Ingon man ang istriktong monitoring sa cargo og funeral vehicles nga musud dinhing eryaha sa North Cotabato. Lagip na ang symptom checking alang sa tanang tao nga musud dinhi sa provincial border og sa tanang mga checkpoints. Gikan nayo na usab nga ang nasampit nga lakang usa ka inisyatibo aron usab nga malikayan ang pagsutoy o pagsud sa bagong variant sa COVID-19 dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Lakip usab nga paghisgutan matud pa ang kuno pipila ka mga kaso dinha sa may area sa President Rojas no nga kuno nagpositibo sa COVID-19 pinaagi usab sa rapid antigen test nga ginpatigayon. Gikan na yon nga ang DOH matud pa ang naningkamot usab karon uban ang provincial government alang sa pagpaniguro nga ma-quarantine ang bisan kinsa nga magpositibo sa kuno COVID-19 na kaysa sa dinhi sa probinsya. Alas 5:56 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong mga balita karong nga buntaga. Gihikutar na ning kasamtangan na nganha usaba sa tanang mga ahensya ang kuno pagpapaspas ni ining dokumento alang sa hingpit nga pagtukod sa Mindanao Airport dinha sa Malang North Cotabato. Sumaka ang Provincial Legal Officer John Paul Zerudo nga sa karon adunay pondo ang Department of Transportation nga abot sa 12 million na peso aron nga o gilaumang ma-download kini sa mosunod nga buwan aron pagabayra na ang mga nanag-iya sa yuta didtong dapita. Lagit na nini ang pag-convert gikan sa agricultural o non-agricultural status niini nga mga yuta nga napagan o kini nga mahilakip sa ginakumpleto karon nga Mindanao Airport sa nasampit nga munisipyo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa laing bahin og dugang tudling sa atong balita karong buntaga ha, human ang kapin na 5 ka buwan usab nga padayong zero ang African swine fever nga kaso dinhi sa North Cotabato. Giplano na karon sa Office of the Provincial Veterinary nga magpatuman na og repopulation o kining pagpadaghan subli nining mga baboy nga nausaba sa mga dapit nga naapektuhan sa nasampit nga balatian nga nasa binuhoy nga baboy dito nga dapita. Gikan na yun nga ang buhatan na ang Office of the Provincial Veterinary ang karon wa na makapatik pa og dugang mga kaso sa nasampit nga balatian. Hinungdan nga ang ngayon na matod pa nga mag-repopulate ang daghang o ang industriya sa baboy sa mga apektado nga mga barangay aron sa subli nga mupiskay ang industriya sa babuyana dinhi sa probinsya sa North Cotabato ug malikayan ang padayo nga pagsubida sa presyo niini bisan na dinhi sa lokal nga merkado. Ug man mahatagan usab og igong kahigayunan ang mga gagmay mga hog raisers nga makadugang pagpanginabuhi nganha sa ilang kitaan ug ingon man nga makasupply sa ilang mga merkado diri o ingon man gawa sa probinsya sa North Cotabato. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
Alas 5:58 na Philippine Standard Time. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang giluwatan karon sa Rural Health Unit dito sa may area sa Kabakan North Cotabato ang pagsugod usaba sa ilang pagtutok karon sa pagresolba nining kaso sa pagsutoy sa dengue dito nga dapita. Kini ang gipaluwa nga pamahayag sa RHU aron usaba nga dili na mo saka pa ang hiyap sa mga napaga na sa dengue dito sa ilang munisipyo. Aminado usab ang medical personnel sa nasampit nga ahensya nga jutang ni kunhod ang ilang pagtutok nga sa dengue tungod usab sa atong gisagubang karon nga pandemya dala sa COVID-19. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:59 na sa buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ning atagda atong mamahimong siren ang dagan sa panahon. Anaa sa linya ang atong kauban gikan sa Pag-asa DOST si Edward Panulino. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Magandang umaga at narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Easterlies ang nakaapekto sa buong bansa. Kapagtayan natin ang lungsod ng Cotabato, Kidapawan, North Cotabato, Barm Region, Banilibak at Magalapit Bayan, ito ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagulog at pagkidlat. Dulot po ito ng easterly. Ang hangin ay maging mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang ilangin silangan at ang mga baybayang dagat ay bayad hanggang sa katamtaman at paghalo ng karagatan. Ang temperatura natin ay naglalaro sa 22 hanggang 34 centigrado. Ang araw ang sumit kanina sa ganap na alas 5:29 at tulubuin itong mamayang hapon sa ganap na alas 5:52. At mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Edward Panulino. Maraming salamat po. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Daghang salamat kaubang Edward Panulino. Wala kita igong oras sa atong pagmanag-uban sa unang huna sa programa nga Tinig ng Bayan. Musulod na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang mga isgutan na nakarong buntaga. Atong kauban nga si kaubang Grace and musulod na si kaubang Loy Rosario. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok manamilit kininyo mga ingon. Ang nagbakaban ng katawhan mo'y mataog dalunggan sa malambuon nga katilingban. Maayong buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Mihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap. Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi kong kuwan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lagi ko nakapte, mangyod. Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Panay ka muna kapamilya sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Itama po ang mga orasan, alas 6:02 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan
ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan adlang Lunes. At rest na kita sa bulan sa Mayo 2021. Hayag na kayo ang adlaw buntag pa. Pasalamat kita kay... karon murag feel na ginato no ang panahon sa tag-init mga katinig but at least sa laing mga lugar doon na gyapoy mga pag-ulan nga na sinati no doon ay mga pag-ulan sa panahon sa tag-init at least bawi-bawi gamay. Kumusta? Nakauli na bang tanan human ang bakasyon kay daghang ng bakasyon kay siyempre Labor Day ni adtong adlong itong nilabayng adlaw nga Sabado. Oo, ang uban ng bakasyon gamay. Daghang kayo nagkabalaka kay basig dili makauli o dili makabakasyon tungod sa ginapatuman ng mga lockdowns ang Janssen sugod nitong tungang gabi ipit sa uno nagsarado sa ilahang mga borders especially sa mga non-essential travelers. Ang Davao City nagpagawas pagklaro no ang Department of Interior and Local Government kung DILG ngang ilang ipatuman nga border lockdown kini siya alang sa mga non-essentials no semi-closed sa border ang ilang ipatuman pero gipaklaro nga dunay mga exemption kinsa mga exempted niini katong mga importante lang for example may kalabot sa trabaho medical concern o apor negosyo mo ni siya ang gipaklaro nila diri sa probinsya sa Cotabato unsay mahitabo kay kita kaniadto hugot kaya nga to ang border diha sa may makilala so this time unsay plano sa Cotabato IATF nasa linya sa tong komunikasyon si Cotabato board member o IATF spokesperson na incident commander Pelbert Malaluan. Doc, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Tanan nga tigpaminaw sa Joy FM North Cotabatenos. Akaroon kay ato ang karuhon. Ang Cotabato province kay adunay 1,000 plus na kaso na nga naitala, then around 100 na ang ato ang active cases. Kini kay pagsaka na ni kumpara sa mga niagi nga bulan because mas maganda ang ating statistics ng mga nakaraang buwan. To think of it, sa whole region, ang General Santos City o South Cotabato, mas grabe pa ang pagsaka. Amo na nagkaroon ng regional task force meeting o nakita dito nga ang General Santos City, labi na, kay na ay bagong variant sa COVID dito, B117, gikan United Kingdom, nakasulod na sa ilaha, tulo ka kaso. Amo na sila nag-ingon nga gusto nila mag-implement og stricter nga border control. Amo na gina-control nila kung kinsa ang mga tao nga musulod sa ilahang lugar. So sa General Santos, kung musulod ka sa airport nila, through their airport, kinahanglan og RT-PCR test, or kung musulod ka by land, pangitaan ka og documents. Kung ikaw kay upwork ka, so kinahanglan na kay ID, og proof nga ikaw kay upwork, unsa itinerary nimo asa ka moadto, kano sa akamo hawa. Kung dili ka upper, so ang rason ana, mapangitaan ka og travel authority. Kung wala kay travel authority, ibig sabihin dili essential ang imuhang travel, dili sa kapasudyon dito para at least ma-stop ang pag-transfer sa virus, pag-transmit sa virus from one person to another. Amo pud na ang atong ginakonsidera diri sa ato ang probinsya kay ang ato ang probinsya duol ra pod sa ilaha. Nakikiisa tayo sa regional task force, gitagaan kita og leeway sa DILG Region 12 nga mag-decide on our own to tell DILG kung unsa ang ato ang gusto. Kining akong giingon nahitabo sa regional task force meeting last April 27.
Now, ang desisyon ni Governor Nancy Catamco is magkaroon ng consultative meeting sa mga miyembro ng Provincial Interagency Task Force. Dili man lang kita sa incident command ang miyembro ana, na agyud ang mga mayor ana, ang head sa mga national government agencies sa province, halimbawa DPI, DILG, DOH, tanan, patawag na to, ang mga head sa opisina na ako yung mga COP, may Army, may PNP. So karon, by Tuesday, tomorrow, 1 p.m., magkakaroon ng meeting to be presided over by the governor. Invited po kayo, Sir Loy Rosario, to witness. Mm. Kaya ato ang tanapon, kung unsa ang rekomendasyon sa buong body, kaya kanyang rekomendasyon ang pirmahan, aproban ni Governor Nancy Catamco. So, klaruhon lang ako, sir. At hindi po natin kino-consider ang lockdown kasi para sa akin yung lockdown kasi is tantamount to declaration of ECQ. Uh-huh. Ang ECQ na to, tapos na ta ni Ana last year, mga April last year ang ECQ o wala na ta nabalik sa ECQ. In fact, ang North Cotabato, ang isa sa pinakapaspas na nakababa, downgrade from ECQ padulong sa MGCQ, mm-hmm, which is our status up to now. Aside from that, wala tayo balak na i-recommenda kay President Duterte na magbaba ta, amusaka ta sa ECQ. Ang atua lang is, since wala ng travel authority, since nawala na ang quarantine, kung walay sintomas, murag nabalaka kita. Kaya aduna na yung variant kira sa atong tapad nga probinsya, huwag natingala kita kaya nga nung kataas yun ang atong ang kaso. That is why kato ang atong hisgutan. So, unsa atong i-recommenda kay Governor? Number one, ibalik ba na to ang mga travel authority nga requirements? So, di na pwede dyan, basta mo sulod-sulod na lang sa ato, kay mo lagaw-lagaw lang sa mga waterfalls na to, no? Uh-huh. Or mo adto lang, kay gusto lang mulaag. Number two, ato po ba i-require ang RT-PCR test result nga negative? Or kung dili man, antigen test result? Pati ang QR code, ato bang ibalik sa border? Number three, regarding sa mga unhampered entry, kana mga funeral cars, kana mga cargo vehicles, mas stricto ba ta karon, so mas taas ang pila sa border, kana ang ato ang bantayan. So more so, Sir Loy, murag ang ako ang ginapang-ingon, puro about border control. Mm. So wala tayo balak nga ipasara ang mga negosyo, wala tayo balak nga i-stop ang trabaho sa mga tao o panginabuhi. Ang ato alang, limitahan lang na to ang movement sa tao, kay nagsugod na po kadaghan ng kaso o naanapoy variant duol sa ato. So susama gyapon sa Davao ang mamahimong sistema nato karon. Higpit siya pero naay mga exemption. Yes, sir. Ang nangyari kasi sa Davao, sir, naakot sila Davao Region Task Force. Mm. Ang nahita po magod sa ilaha, kay lahi, murag nag-approve sila in principle nga mag-lockdown sila. Pero hantul karon wala pa ni gawas ang ilahang executive order. That's why confused. Maski ako, confused. Mm. Sige, nag-monitor sa ilaha, no, nga website. Sige, nagtawag sa counterparts na mo. Dito, wala pa gida yung gawas. So, dito sa Davao City, as is gihapon kay ila pa daw gina-estudyuhan. So tama-tama, parehas tag status sa North Cotabato as is pagihapon sa karon kay ugma pa man ang meeting. Oo, okay. Sa Davao, karong adlaw daw ipagawas ang guideline sa semi-close nga border. Pero sir, diri sa ato, doon ay usap pa ka medyo alarming. Katong nahitabo dira sa may President Rojas nga kung nga diin adunay mga unreported nga mga positive cases. Ah, okay. Actually, sir, ang pinaka-hadlok yun karon, no, sa panahon sa pandemya, kay ang pagkalat sa mali nga balita. Mm. Ang ato ang katawhan, ako ang ginauhag, nga kanunay mo mag-verify o ginyuhang mga information dito sa DOH website. Amo anang ginapasa gihapon sa amo ang Facebook posts, Governor Nancy Catamco, Provincial Government at Cotabato, even Philippine Information Agency, Cotabato Province, ginapost ka na nga mga verified information from DOH. Adu naman ko'y nagkalat nga impormasyon kanang barangay idauman daw sa President Rojas. Prangkahon na lang na ko, ultimo daw mga empleyado sa LGU, sa President Rojas, nga positive na daw, dili na tinuod. Ang nahitabo man ko sa President Rojas is, na ay mga tao nga nagkaroon ng influenza-like illness. Sipon, ubo, lagnat. Trangkaso. And the protocol is, gisumbong sila sa BHW. Tama po lang gihimo sa BHW, gipasa sa Municipal Health Officer. Nga alerto man po, so iyang ipagawas ang swab kits, iuna sa anyag antigen test. Kay kung iyaha magod ipa RT-PCR, tutanan nga ipang sumbong, nga na ay sipon. Gasto kayo sa gobyerno. So karon naabitaw hinoon mga nag-positive, mga more than 10 sa antigen test. At least, no, daghang-daghang magod sila kay antigen test, mga more than 40. So, more than 10 daw nag-positive sa antigen. Ang protocol karon ipa-RT-PCR sila.
So karon ang result abi na magawas last Saturday or yesterday wala man. So atong paabuton base karong adlaw naanay result. Nevertheless, may result or wala, naka-isolate naman ka ito ng mga tao o ang ilang close contacts. So don't worry, sa President Rojas, it is still free to go around even in Barangay Idaoman, even in the municipal hall. Kaya wala dito yung problema sa ato ang protocols sa sunod. Okay. At least naklaro kinino kay ang antigen test, dili niya siya 100% nagasulti nga reliable ang iyahang result, but diri siya sa RT-PCR test good ang yes, ginabasihan nato. Yes sir, ang antigen test is a rapid test result, pass lang siya, giswab pod, pero kung mag-positive ka dira, dili kay ma-appeal ka dayon sa listahan sa DOH. Ipaswab sa ka for RT-PCR, kato ang listahan nga mo ang kinapos. Okay. Board, salamat kayo sa higayon. Nagihatag ni mo na itong programa, at least na clarify, no? Kalabot ni ining ato ang border paghigpit sa mga borders. Anyway, ato ang mabalan o sa mga mahimong dagan. Thank you so much sa time. Thank you po. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Philbert Malaluan na kalabot ni ining ipatuman. No? So, ugma pa paghahisgutan sa Cotabato IATF, ilahang pandayon, plansahon, kung unsang mamahimong guidelines sa ipatuman, no? Nga paghugot sa mga borders sa balikan nato tong iyang gisulte pila sa mga hisgutan katong implementasyon sa mga sa strictong border patrol, pagkuha sa travel authority sa mga mobyahe, pagpailawom sa 14 days quarantine para sa mga dili apor, og mga palisiya kalabot sa pag-require sa antigen test result og CCTS card, no, sa mga border, paghugot sa mga monitoring sa mga cargo og mga funeral vehicles, og ang pahugot sa symptoms sa checking, no, sa mga taong musod sa mga border nato. So mo ni ang pipila lang sa mga hisgutanan, no. So at least ugma mabala nato kung unsang mamahimong direksyon, pero kung imong pagatan-awon dili gyud susama, no, sa mga nilabayng gipatuman kadtong general community quarantine diri sa tuang probinsya perting huguta. Sa Johnson, mga katinig, sigon sa gipagawas nga executive order number 21, no, ni City Mayor Rivera. Oo, kay kung diin dito manggod, mga katinig, adunay nagpositibo sa UK variant nga COVID-19 sa may barangay San Isidro. Kung imong tanawon ang Johnson gyud ang adunay pinakataas nga kaso, no. Gani halos kada adlaw imong tanawon dili gyud sila ma-zero, uban sila pirmi sa South Cotabato nga adunay mga tag-as nga kaso. Kagabi 43 ang natalang bag-ong kaso, mga katinig, 15 niini taga Johnson. Oo, so dapat lang gyud nga maghugot sila, no, dili lang sa pagsulod kun dili apil ang paggawas. Sigon sa kamanduan ni Mayor Rivera, ang mga ginatawag na extra zonal o biyahe gikan sa gawa sa rehiyon o intrazonal biyahe sa sulod sa Region 12, no, kinahanglan mo tuman ni ini, kung dili ka apur, dili essential imuhang tuyo, dili ka pwede pasudlon o pagawason sa ilahang lugar. Maunay, buot pa sabot niya na kontrolon nila ang movement sa mga katawhan. Kay karon, mga katinig, kung imong pagatan-awon, ang sistema murabag nibalik kita sa normal nga aduna pay bahad ni ining virus nga COVID-19. Sa mga makita nimo sa mga post sa social media, diha nimo makita, uy, unsa naman ni? Murag normal lang tanan, murag walay bahad sa COVID. So expected nga musaka ang kaso, mga katinig, especially kaniadtong nilabay gabi ibitaw ni testing kog suroy ni tan-aw lang, no. Unsa ba sitwasyon sa kaysa Cotabato City, mga katinig, taas po ang kaso dito. Oo. Adunay mga ginapahigayon nga Ramadan trade fair, Ramadan fair, no, especially diha sa ORG compound. Mga tao dito wa nabalakas COVID. Wala nag face mask, no. Ang social distancing wa gipatuman. In fact, naapal dito ang mga opisyal sa Department of Health o kining Minister of Health, no? Pati sila nakalimot, mga opisyal sa BARM. Unsalan ba di ay, no? Nya, may antag dili sila mo adto sa
laing lugar, laagan ra bang kadaghanan kay daghan namang dato nila, daghan ng mga nindot ng mga sakyanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. So unsay mahitabo niya ng mga katinig karon taas pud ang kaso sa COVID dito sa Cotabato City ingon man sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Kining mga ginapahigayon ng mga pantries, nindot ni, kay at least sa maghahatag o hinabang sa mga katawhan, especially nining apektado ni ining pandemyang COVID. Pero diha po mga katinig, delikado po ni, nga magtakot-takot no, sa virus. Kay nga no, mga tao nga ni Salmot ni ini, kadaghanan wa mutuman dito sa kining health protocols. Muna bitaw, auhag no, sa mga naghimo ni ini ipatuman una iprioridad no ingon sa mga health frontliners nato unang dapat bantayan ang physical distancing ang pagsulob sa face mask o ang pagtuman sa mga health protocols importante kay kini mga katinig kay kiniraman ang bugtong pamaagi no nga malikayan nga mukuyanap ang virus labi na nga gipagawas sa mga resulta sa mga pagtuon nga ang virus mutakod dili lang pinaagi sa droplets tungod kay napamatud-an nga usa kini ka airborne disease no og gani na siren usab nga kining mga bagong variant grabe paspas nga mukuyanap ang adunay kahadlok nga gipamahayag ang Department of Health nga basin masusama kita sa India. Kana mahitabo gina mga katinig kay tungod wa may klarong sistema pa ang ginapatuman sa Department of Health no bisan pa aduna na nagsingabot nga mga bakuna alang sa katawhang Pinoy pero kung imong tanawon mga katinig aduna gyapoy problema no sa Department of Health sa pagpatuman ni ining atoang kampanya batok sa COVID-19 apektado tatanan halimbawa kung unsay masabutan sa pagpatuman ni ining paghugot sa mga borders diri sa probinsya sa Cotabato. So buot pasabot ni ana makontrol na pod ang ato ang paglakaw-lakaw. Makontrol na pod ang ato ang paglihok-lihok. Kay tungod nalipay na unta ta, no? Adunay mga panahon nga zero cases ang matala, pero karon tanaw nimo nagasaka. Dili na munaog sa 40 ang kaso sa COVID sa Soccsaryan region. Pila ka semana nang nilabay nga naobserbahan kini. Oh, kay tungod mga katinig ang makahadlok ni ini. Kung katubang nakasuod ng UK variant, mao'y paspas nga nagpadaghan sa kaso sa COVID. Mao nang kinahanglan, kita mismo, muamping kita kanunay para dili maapektuhan. So tanaw na to kung sa'y mamahimong kamanduan ugma sa ipahigayon nga meeting no, sa Cotabato IATF o mahisgutan kining mga butanga. Kinipong sistema sa pagpagawa sa mga antigen test, no? Kining ginahimo nga mga rapid test sa mga individual. Actually, ang ubang mga munisipyo regular nga nagapahigayon o pagkuha o antigen test sa ilahang nga mga empleyado. Okay, para masiguro nga COVID-free ang ilahang nga lugar. Kini dapat po, gasto lang gamay, pero importante nga mag-amping kay mas maayo ng managang daan kaysa maigo na o sa managang, di ba? So, ang antigen test, dili na siya 100% nga basihan alang sa pagdeklara nga positibo sa COVID. Pero mao na mga katinig, ang pinaka-importante, i-quarantine dayon. So, muna gihimo diya sa may, President Rojas. Alas 6:22 na ang atong oras. Importante gyud nga atong pakusgo ng atong pangdepensa sa panahon nga dunay bahad sa COVID-19 o sa tanang higayon. Kay lisod kayo, usog yun mga katinig ang trangkaso karong panahuna tungod sa pabago-bagong panahon laliman ka gabi bugnaw unya pagabuntag bugnaw pagkaadlaw perting inita unya abog no daghang mga nagatrangkaso karong panahuna ayaw kalimtiha ang paghimugod sa mga healthy lifestyle. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, ang gawa sa resulta sa biopsy nga,
papilyari karsinoma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng inyong produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko ng inyong 3 times a day sunod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatip na ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspa sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuhong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus, balatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan, mas ganado sa produktong sigurado. MMV Stream New, muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay, pakana o MMFeeds Premium. Aron paspas ang pagdagko o maayong resulta, MMFeeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:26 ng atong oras, padayon kita ng atong programang Tinig ng Bayan. Itong nilabayang Labor Day, no? Pitsa una, mga katinig, doon ay gihimong simbolik na pagbakuna, no? Sa mga manggagawa o mga mamumuo diri sa Region 12. Kung diin kini parte no sa pagpaningkamot nga mahatagan og kining bakuna mga kaigsuunan, pero pili lang no ang gitagaan sa kagatos yata ang natagaan og bakuna kung wa ko masayop no mao ni ang gipagawas nga informasyon gikan sa PIA, simbolic lang kadtong gihatag pulo kabukra day di sa kagatos pero tinggamaya intawon no kay simbolic raman so mao ra tagaan ha? Ang sistema ng good mga katinig kung imong pagatan-awon kining atoang kampanya sa gobyerno kay adu naman tay gina
hatag ng mga priority list, no? Alang dito sa ginabakunahan. Karon na bahad, dunay bahad manggod, taas kayo ang bahad sa COVID-19. Nga nagasaka na po ng ato ang kaso, adunay pamahayag ang Department of Health nga murabag alarming kayo nga musulti nga posibleng mahitabo sa tua ang nahitabo sa India kung nga diin daghang nga nangamatay. Pero ang sabay buot pasabot ni ini. Ah? Kay kung imong pagkatanaon mga katinig, kinsabay dapat mahaya ni ining problema sa pag-mishandling no, sa ato ang kaso sa COVID sa nasud. Kinsabay nagapatuman mo na ang problema ang Department of Health mismo ang adunay problema ang tinuod ni ana. Daghang kayog mga pasalig nga ginaingon unya wa di ay no way klarong mga desisyon na pagpanaog ni ini. O halimbawa mga katinig kining paghatag sa mga bakuna ngadto sa mga senior citizen og katong unang gihatag nga bakuna especially sa AstraZeneca, di ba? Karon nagpaabot pa ang mga unang gihatagan. Isulti wa pa gi pagawas nga bag-ong mandato o guidelines alang ni ini, no? Asabay dapat nga masunod. Unsabay mahitabo katong mga natagaan na ang sulti kay kinahanglan daw or walay problema kay naasa sa 8 to 12 weeks pa ang murag kining sa tawag ni ini ang katong kakayahan sa vaccine nga gihatag nga maprotektahan ka, so pwede pang ihatag ang second dose bag-o mahuman imuhang 12 weeks. Ang sulti katong gitagaan og naasing nga bakuna 28 days after 28 days ihatag ang second dose. Sumao na dako kay pangunta na hangtod karon wa pa klaro ang Department of Health kung unsa bagyod ang ilahang unsa bagyod ang dapat kay sa mga dunay edad nga 59 below hangtod 18 dili na daw tagaan ni ining AstraZeneca nga bakuna. Ang ihatag ganto lang sa 60 above. Mao na way maklaro, no? Unsay mga panlantaw sa ato ang mga eksperto kalabot ni ini, no? Nganong ingana ang sistema sa Department of Health especially sa paghatag og mga bakuna. Ang sulti ni Vaccine Czar Carlito Galvez July, August, Pasaka katong mga naa sa A4 ba, no? Nga sa priority list tagaan na kinsa ning naa sa A4. Apil ini katong mga workers nato og mga negosyante. Unsay mga panlantaw sa atong mga ekonomista? Naa sa linya si Professor Ramon Bilino Jr. Prof, good morning. Ano po ang mga nakikita ho ninyo sa kasalukuyang takbo? Ang Davao may paglilinaw ang DILG na dito sa ipapatupad na semi-close sa mga border, may mga exempted pa rin. Sa Cotabato Province, bukas sa pag-uusapan nito sa Jensen, epektibo na yung border close sa o paghigpit sa mga border nila. Ano ho yung nakikita ho ninyong sitwasyon po ngayon? Ang sabi pa ng DOH, nakakabahala dahil baka mahalin tulad tayo sa India. Actually, medyo problematic talaga yung situation kay kasi ang talagang kailangan i-balance ng ating gobyerno nga is yung kabuhayan. If you notice na nagpalabas yung DILG, yung medyo yung pagtaas talaga nito, yung pagpalabas ng DILG ng memorandum na wala nang ng mga parang border restriction. And doon yata kailangan tayo ng open economy, so nagka problema tayo, no? medyo tumaas yung ating kasunod. Ngayon na medyo tumataas na naman at natatakot tayo na baka matulad tayo sa India, so instead na opening up our economy, yung mga local government units natin nakakaya na silang close down ng kanilang mga borders, no? Kaya yung ang problema talaga doon sa India is that na-overwhelm yung kanilang healthcare facilities. Yun lang naman yung kanilang malaking problema dito sa atin sa COVID, no? Na hindi dapat ma-overwhelm yung healthcare facilities. So far, no, except dito sa NCR, medyo manageable naman itong nangyayari sa mga provinces. Yun lang yung kailangan talaga nilang kumaintindihan. Kaya na, medyo nagkakanya-kanya na tayo ngayon. And I don't know, no, kasi kung nagkakanya-kanya na yung mga local government units,
paano kayo interaction natin, no, ng gradual opening of economy, no, para makabawi tayo. Yun lang eh. Yun yung kukunta na kasi mag-ano makalahati na yung taon. And dapat, no, bumabalik na tayo sa ano, dapat bumabalik na tayo sa normalization ng ating ano economy. Eh, hindi nangyayari yun. Kasi nga medyo tumataas na naman. May mga palpak ba sa implementasyon ng palisiya ng ating gobyerno, especially ng Department of Health, Prof, na nakikita ho ninyo? May mga ano, no, may sabi natin may kapalpakan, no. Ang kapalpakan lang talaga in ano eh, in matter, no? Parang medyo delayed yung reaction dahil nga sa bilis ng ano, no, ng infection rate. Dapat ganun din, no. Mabilis din dapat yung ating reaction dito sa ano, itong response natin dito sa COVID. Ang ano lang naman, ang ginagawa lang naman ng ating DOH, no, na nagre-react siya doon sa ginagawa din sa ibang bansa. Tulad ng na-mention mo kanina about sa AstraZeneca, nagre-react din sila doon sa reaction ng ano, no, ng ibang bansa tulad ng sa Europe. No? Kasi sa Europe kasi talagang tinigil nila itong pagbabakuna ng Astra because of some ano, ano, some issue yung blood clotting. Nakikita nila ako. So, yun yung ano, no, nagre-react. Yung ilang problema is medyo mabagal yung ating reaction, no. Sabi nga natin, no, kung sa umpisa pa lang, mabilis na mag-react yung ating gobyerno, no, tulad nung nagkaroon tayo ng dalawang kaso dito, kung mabilis yung ating, ano, yung ating pag-trace at yung ating pag-test ng mga tao, siguro hindi ganito kalaki yung ating problema. So, yun, doon talaga tayo nagkakaproblema. In terms of policy making naman, oo, medyo nag-a-adjust tayo, pero yun na nga, no, medyo matagal, no, mabagal. Oo. Para bang, and yun na nga, para bang tayo, nandito na. Opo, para bang hindi pa rin natututo yung ating mga decision maker sa mga nangyayari sa atin. Para bang wala lang, no, parang dahil nandiyan na yung problema, nandiyan na yan. Parang ganun lang ang nangyayari sa atin. Dapat kasi, yeah. Kinukunan nila ng leksyon yung mga naipapatupad na mga maling hakbang at paigtingin pa yung pagiging porsigido sa paghahanap ng solusyon sa problema. Yeah, tama, no. Try yung talagang problema talaga natin yung umpisa-umpisa sa sabi lang natin eh. Hindi talaga pwede maraming heads of ano eh. No? Yung itong IATF, ang dami kasi talagang expert sa kanila. So, yun lang yan. Sa dami na siguro ng kanilang debate, ng discussion nila, medyo natatagalan yung paggawa ng ating polisiya. So, sabi nga natin, no, sana meron na lang talaga tayong isang, ano, no, isang namumuno diyan sa ating ano COVID response. And siya yung responsible, no, sa lahat ng ano nang gagawin. Para at least mabilis naman yung ating response dito sa pandemic. At dapat doktor ang nagmamanage dito, hindi army, hindi sundalo, hindi pulis. Eh, anong alam ng pulis at anong alam ng pulis at sundalo sa usapin ng mga sakit? Dahil hindi naman ito nila pinag-aralan, ang talagang doktor ang may responsibilidad dapat dito. Sila kasi ang nagkaroon ng mga pag-aaral dito. O pinag-aaralan, yes, nila ito. So, ang siguro ang dapat na lang ginawa, no, yung nag-head niyan is a doctor, tapos under him, no, kasi siguro ang pinoproblema ng ating presidente is yung paano may paptupad yung ano eh, yung polisiya, no, kasi kaya sa kumukuha ng mga military men kasi ano nga medyo mabilis na ho ang ano, no, ang action. Ang problema nga mabilis na yung action pero ano naman, ang wala naman direction. So, yun yung problema. So, technically delayed pa rin tayo kasi wala nga tayong ano, wala nga tayong direction. Action lang na action tapos babawiin natin kasi nga mali nga yung direction. So yun yung medyo malaking problema talaga natin sa ngayon. Oo. Anyway, Prof, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panahon, ano, sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat, more power, God bless, and stay safe po tayo lahat. Opo. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ay, aksyon, paspas kayo pero why direction? Mo na ipinakalabad diha, no? Murabag ang sistema ni ini mga katinig tungod sa kadaghang kaayong mga decision maker nagkarambol-rambol na noon kung kisabay dapat nga masunod. Pastilan in town. Kinsay number one nga apektado? Aw, ang katawhan, no? Mo na kinahanglan unsa atong pwedeng mahimo? Aw, tumano nato unsa man ang dapat nga maprotektahan ang ato ang mga mahal sa kinabuhi. Kay kinsabay number one nga mag-suffer na ini dili man ang gobyerno. Kita man mismong mga maigo. Dunay maigo nga usa ka miyembro sa pamilya, apektado na ang tanan.
Halimbawa, wala kay klarong balay nga pwede nimong i-quarantine ang miyembro sa pamilya nga naigo na ining virus. Oh, so damay-damay na tibok pamilya apektado. Maintag samtang naka-quarantine ka, kung nagtatrabaho ka sa usa ka pribadong kumpanya, bayaran ka. Wa pa'y bayad. Unya, kay nagasalig ka lang sa imuhang pangadlaw-adlaw nga pagpaningkamot. Ha, pila ray maabot. O nagabaligya-baligya kalag mga unsa-unsa diha. Patay, way mo hatag sa imuha. Way mo pakaon sa imuha. Pila lang ang ihatag sa gobyerno. Tagaang kalag pulo ka kilo nga bugas. Kanang pulo o kilo niya dagang kay ka membros pamilya in town. Niya tagaang kag sardinas ug noodles katuba usahay bugas nga gibukbuk na. Lisod, so mo na kinahanglan sa tuang kabahin ato gihimo na mga pag-amping, pero dapat kay ang gobyerno nagahin man og bilyon-bilyon nga pondo alang niini, mo ning dapat ang ilang desisyon kinahanglan na kumbaga naingipon dapat ang ilang mga ginapatuman nga mga balaod, og dapat ang pagdesisyon niini dili pa kambyo-kambyo. Lain ng desisyon karon, lain ng hapon, lain na ugma, no? Humurabag, panahon na sad karon, palain-lain ang panahon. Muna'y nakalisod niya mga katinig. Alas 6:39 na ang atong oras. Balik atong programa, malabay ang mga pipila ka mga pahinumdom. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaron niya basta na taw nabuspos na entaon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itgar ka, aper sa gadaan, baroy, lanaw. Kung sa may muhang na experience sa paggamit ni mo sa Panamox eh? Ako na experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din, wala may kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, matipaghahapon yung kaon dito siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka, adlaw ka ito siya din. Ano ulit ano siya, hupag yung naong ako. Burot na. Burot ang naong ako eh. Sayang ito lagi, mga daghan tambal yung kiyan. Kung saan tambala sir? Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox girls, parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:41 ang atong oras. Mga katinig, padayon kita na itong programa nga Tinig ng Bayan ni itong nilabayang mga adlaw. Kagahapon, kagabiin, itong nilabayang adlaw. Adunay mga aksidente kung nga diin involved no ang mga motorsiklo. Nya karong panahon na uso ang rides kagabi diya sa may parte sa Libungan. Nasundan ako, naglambaan ay nindaghang kayo ng mga rider ko no. Gikan diya sa may Ulamyan padulong sa may sentro sa Libungan, pero mao lang gini kay kusog mo managan nya open pipe, imposible kay dili makuan sa itong mga otoridad no. Ang problema lang diin kay kusog yun managan nila mga motorsiklo unya why pakialam sa mga nagapalibot sa ilaha kay nagakarera. May na lang kay walay aksidente nga nahitabo, pero maglagot ka kung ikaw makasunod ni ini mga katinig, kibasin ikaw ang hinungdan, mamatay na sila, mabanggaan, no? Ang ilaha diha, wala man sila labot sa ilahang palibot. Basta importante, mudaog sila sa karera.
wa po sila'y pakialam kung madisgrasya o dili, o makadisgrasya ba sila o dili. Diripod na sa may parte, sa may balindog, doon na po'y kanunay mahitabo nga nagakarera diha mga katinig. Kagabi, naka-absence kinabuhi itong usa ka mekaniko, human na aksidente. At itong sayron, nandugang detalye ni ini, dito sa may Midsaib, Cotabato, naasa linya si Tinig Onse June Villasoto. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ka June, good morning. Good morning at magandang umaga po sa ating lahat. Ako, maliwala ka sa hindi sa piling kaboy. Yung binabanggit po na nagkakarerahan dyan sa bahagin ng ulamihan, sinalihan, ay mga taga-Midsayap yan. Taga-Midsayap? May gulay. Yes. Dumadali doon para makarera lang. Magkahuli, matuhuli lang dyan dati. Pauwi sa kanyang bahay ang aksidente na dinusok sa bahagi ng provincial road sa barangay Hatid Labuan. Thank you.
Jaya, pagaling ka ng National Highway dito sa may Aliosan banda? That's good. Kasi ito na yun, yung sa lugar na yan, mas mabilis nga makarating ka sa Barangay Poblacion sa may parte ng ano ba yan? Sa may merkado publiko. Problema riyan yung mga sasakyan na walang tail light. Yan ang madalas na nagko-cause ng accident. Yes, totoo yan. Informasyon kaugnay ng naturang insidente. Magandang umaga. Magandang umaga at maraming salamat. Sa 105.7 Joy FM. Magandang salamat tinigon si June Villasoto sa update na mga katinig. Samtang sa Picas Bahin dito sa Lalawigan sa Maguindanao, doon ay mga duha na pod nga pagbusikad ang natala kagahapon. Kung diin nagituho ang improvised explosive device nga gihimong roadside bomb ang nibusikad sa may highway diha sa may Sitio Pansul sa barangay Makasampen. May na lang kay walay naangol sa naasoy nga insidente, pero kapin oras pod no nga naantala ang biyahe sa mga travelers no sa commuting public tungod sa gipahigayon nga clearing operation sa mga tauhan sa explosive ordnance disposal team sa Philippine Army ug Second Mechanized Infantry Battalion ug PNP Gindulungan. Gituhang miyembro sa BIFF ang sumala pa nagtanom sa naasoy nga mga improvised explosive device nga gihimong roadside bomb ug target sumala pa no. Sa naasoy nga mga suspect ang kining mga nagaagi nga mga military vehicle sa naasoy nga lugar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:52 mga katinig ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Panang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na, kasi lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kinabawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:54 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni programa nga Tinig ng Bayan. Atong siren karon no kung unsay update mga katinig kay sigon sa datos nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority sa Rion 12 nilampas na no sa target nga makaparehistro alang sa national ID system atong mga kaigsuunan. But ang dakong pangunta na karon dito sa 22 pilot provinces, why labot ang Cotabato province para sa online PhilSyst registration? Unsa ba nahitabo? Dili kita priority kay tungod okay ra ang peace order mo ba na? Naasa linya sa atong komunikasyon mga katinig atong makahinabi karong buntaga si Engineer Belinda Pinuela, ang atuang chief sa statistical atuang chief no sa Cotabato Provincial Statistics Office. Ma'am, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sa mga constituents po ng Cotabato Province, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Belinda Pinuela ng PSA Cotabato. Parang ang update ko lang po na mabigay sa ngayon ay ang ating registration sa Step 1 sa Cotabato Province ay nag-end noong March 31 from January 18. And from there, may additional extension kibali ang Cotabato Province, whole Philippines naman, no? Apo. From April 5 to April 30. So natapos po yung registration natin sa Step 1, yung April 30, doon lang po sa mga identified barangays na may low income, yung high incidence ng poverty. Uh-huh. So, hindi pa naman siya tapos dahil ito ay isang taon na project ng PSA kung saan meron tayong target na 901,000 sa buong Cotabato Province. Bakit hindi tayo napasama doon sa online na nag-launch noong April 30? Dahil yung 22 provinces po ay sila yung priority noong 2020.
Okay. Ibig sabihin, may 32 provinces tayo na nag-step 1 registration from October 12 to December 31. And from that 32 provinces, only 22 provinces ay naging pilot doon sa online registration. Mm-hmm. Sa ating area, mayroon din tayong online registration. Darating din po yon, no? Kailan po inaasahan darating, ma'am? Ganito po, sir. Lahat ng mga narehistro mula January 18 to April 30, pupunta po yan sila sa registration centers. Depende po, no, kung ano po yung magiging strategy natin, partner natin dito, yung ating mga LGUs, dahil mayroon kaming memorandum of agreement regarding sa assistance sa pagpapatupad nitong PhilSys Step 2 registration. Mm-hmm. So, siguro itong ating yung pagpaparehistro ay mag-start ito sa June 4, the earliest. Ganito po kasi yun, sir. Yung ating mga registration kits ay galing pa sa mga provinces na nauna. Doon sa 32. May bibilhin, pero part of yung allocated sa province ay galing po sa 32 provinces. Yung mauunang 12 registration kits ay darating sa Cotabato province bago mag-June 4. So, earliest time na mag-registration tayo ng step 2, ito yung pagkuha, pagkumpleto ng proseso, pagkuha ng biometrics data. Yan po yung iris scan, yung sa fingers, and yung photo ng ating face, no? Oo. So, the earliest po is June 4. And yung mga registration kits po na galing sa Davao del Norte ay darating po sa ating bago ng June 21. So, ibig sabihin nito, ma'am, yung mga nakapagparehistro na sa step 1, tawagan sila, i-schedule sila para sa step 2. Ang mag-schedule nito, yes, kayo po, taga-PSA. Yes, sir. At saka ang ating LGU po, no? Okay. Kung anong barangay, para hindi po tayo, health protocols na rin po yung sinusunod natin, hindi kasi yung magbugsuan yung mga tao. Okay, kasi nangyari, ma'am, sa step 1, kagaya sa akin, nakarehistro ng step 1, ano? May binigay na papel na may QR code. Sir. Yes, kaya sir. Kaya nga, ang advice ng mga nag-aasikaso sa pagpaparehistro, i-save yung QR code, either picturean o itago yung papel, kasi ito yung hahanapin, di ba? Sa step 2. Para mapadali po yung proseso. Yes. Okay. So, ibig sabihin nito, mag-aantay pa rin tayo, yung mga nakarehistro sa step 1. Yes, sir. Kasi ang yung step 1 na narehistro noong January 18 to April 30, sila po yung priority na ililista sa step 2 registration para makomplete po yung process. And mayroon din tayong online. Once na ma-okay na yung ating province sa online, so yun yung mga mataas ang connectivity sa internet, so no hassle na, no? Hindi na kailangan pumunta sa ating fixed registration center. So, paano ngayon ang mga hindi pa nakapagparehistro na hindi priority o hindi pobre? Hindi po, sir. Ganito po yun. Lahat naman, ang national ID po ay para sa lahat ng Pilipino at resident alien. Aha. So, ang atin lang is sino yung uunahin. Yun po yung criteria namin sa sino yung uunahin. Okay? So, pero magiging 100% po tayo lahat. Kaya huwag po mag-worry yung mga residents natin na hindi na-cover sa step 1 registration, dahil makukover po tayong lahat. Correct. So may options po tayo kung tayo ay mag-online or itutuloy pa rin po namin ang aming assisted. Ibig sabihin, mag-house to house pa din po kami sa mga areas na walang internet o mamalabo yung signal o mahina ang signal. Kasi ang sabi, ang sabi ho, yung mga pobre daw ang inuna dahil sila yung unang bibigyan ng ayuda. At ito daw. Ah.
Aha. So lahat ng mga mamamayan, ang edad ma'am na dapat marehistro from... Lahat po ay irerehistro. Yes sir, but then pagdating sa registration time, yung pong 5 years old and over lang ang pupunta sa fixed registration centers. Mm. Pero dahil may sinusunod po tayo ngayong IATF na guidelines, mm-hmm. so parang 15 years old and over, no? Kasi bawal lumabas yung mga bata sa some areas. Yes, yung 15 years old below, later na siguro sila. So, from time to time po, mag-ano lang tayo ng update dahil magbabago naman yung guidelines. So, sa aming guidelines talaga, yung pupunta sa fixed registration centers ay 5 years old and over. Mm. Pero dahil sa mga ibang guidelines ng itong ating COVID-19 na IATF, no, yung in charge, so susunod po tayo doon. Ma'am, maraming salamat po sa panahong ibinigay ninyo sa ating programa. Thank you so much. Magandang umaga po ulit. Magandang umaga sa Loy, and thank you po. Libre po ito, tanawagan ko lang po. Ang pagparehistro po ay libre. Okay. Wala kayo pong babayaran. Pag may naniningil po dyan, hindi po yun sa PSA. So, magandang umaga po sa inyo thank lahat. Thank you so much po. At least thank you, Loy. Po. Magandang umaga po. Ingat po sa biyahe. Okay, sir. Si Engineer Belinda Pinuela, no? Ang atuang... Chief sa Cotabato Provincial Statistics Office sa kalabot nining pagparehistro sa itong mga kaigsunan. Nawa na kita igong oras mga katinig sa itong programang Tinig ng Bayan. Musunod na itong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunang pagpaminaw sa itong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ay, maya pa si Gwen. Nakatulo na kalawin. Apay na akong bayan na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Duh! Dalihan, humanon ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimi mo di sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7. Padayon ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, itama po mga orasan, alas 6 or alas 7:05 na. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, Tinig 7, Grace Labagno, Castellano. Maghahatid po ang mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes at 3 sa buwan ng Mayo 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinabawan City kasama sina Erwin Madhay at Jilin Seban. Headline. Sa ulo natin mga pangunahing mga balita, dalawa na namang taga-lalawigan ng Cotabato ang namatay dahil sa COVID-19. Aktibong kaso sa buong lalawigan, halos 100 na naman. Headline. Usapin ang border lockdown sa lalawigan ng Cotabato para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, tatalakayin ng Provincial Interagency Task Force o PI IATF sa pulong bukas, Martes, Mayo 4, 2021. Headline. Isang mekaniko patay matapos namang maaksidente ang kanyang minamanihong motorsiklo sa bayan ng Midsayap, Cotabato kagabi. Headline. Operasyon laban sa tari-tari o iligal na sabong pinaigting ng Cotabato Police sa Provincial Office o CPPO Cotabato. Headline. Ako sang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil.
Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads gani. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Amis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Ganap na ang alas 7.04 or alas 7.08 ang oras. At ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. COVID-19 update. COVID-19 update. 736 na ang aktibong kaso ng COVID-19 mula sa 7,511 na confirmed cases ng COVID-19 sa buong Sok Sarjan region. COVID-19 update. COVID-19 update. Kagabi nakapagtala ng 43 bagong kaso kung saan pinakamarami dito ay taga General Santos City at South Cotabato. Tatlo naman ang naiulat na nasawi kahit umakyat na sa 255 o 3.40% ang COVID-19 related deaths. COVID-19 update. COVID-19 update. Tumaas naman sa 6,518 o 86.73% ang total recovery sa matapos na italang 31 mga bagong gumaling sa pandemya na karamihan ay taga South Cotabato at probinsya ng Cotabato. COVID-19 update. COVID-19 update. Dalawa pang taga-lalawigan ng Cotabato ang namatay dahil sa COVID-19 sa ulat ng Regional COVID-19 Tracker ng Department of Health 12. Kagabi, ang mga namatay ay sina patient 6,834 taga Kabakan at patient 7,210 na taga Libungan, Cotabato. Si patient 6,834, isang 87 years old na babae ay namatay dahil sa acute respiratory failure secondary to COVID confirmed with critical pneumonia, acute respiratory distress syndrome, severe CAD, AFIB, and CVR, NIF, at hyperthyroidism. Samantalang si patient 7,210, 52 years old na babae, COVID-confirmed, RT-PCR positive with critical pneumonia, cerebrovascular disease, bleed, right basal ganglia with cortical involvement and ankle herniation, community acquired pneumonia, high risk with hypoxia, uremia secondary to chronic kidney disease stage 5 secondary to hypertensive nephrosclerosis. Dahilan dito, 69 na ang namatay sa buong lalawigan ng Cotabato dahil sa COVID-19. Kagabi sa Tagalimungan naman ang nadagdag sa kaso at 4 naman ang naitalang gumaling. 2 dito ay taga Quiripayon City. Isa naman ang Mlang at Pikit. COVID-19 update. COVID-19 update. Alas 7:11 ng oras, samantala wala pang lockdown na ipapatupad sa probinsya ng Cotabato, subalit nakatakdang magpupulong bukas ang Cotabato Provincial Interagency Task Force upang balangkasin ang mga ipatutupad na paghihigpit sa mga borders nito. Matatandaan ang Jansan ay nagpatupad na ng paghihigpit sa kanilang mga borders at inaasahan din ang Davao City sa susunod na mga araw. Ayon kay Cotabato IATF spokesperson Incident Commander Board Member Pilbert Malaluan, bukas nakatakdang magpupulong ang mga miyembro ng Cotabato IATF kung saan invited ng mga mayor, provincial head of offices,
Ganon din ang iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno. Babalangkasin dito ang mga sumusunod: implementasyon ng mas istriktong border patrol, pagkuha ng travel authority para sa mga bumiyahe, pagsasailalim sa 14-day quarantine para sa mga hindi apor, mga pulisiya, kaugnay ng pag-require ng antigen test result at CCTS card sa mga border, paghigpit sa monitoring sa mga cargo at funeral vehicles, at mas mahigpit na symptoms checking sa lahat ng mga papasok sa border dito sa probinsya. Ang Cotabato Province ay nananatiling nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine, sangayon na rin sa klasifikasyong inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, ang iba't ibang mga LGU ay nagpatupad ng mas mahigpit na pag-control sa kanilang mga mamamayan. By Tuesday, tomorrow, 1 p.m., magkakaroon ng meeting to be presided over by the governor. Kaya ato ang tanapon kung unsa ang rekomendasyon sa buong body. So, unsa atong i-recommenda kay governor? Number one, ibalik ba na to ang mga travel authority nga requirements? So, di na pwede basta mo sulod-sulod na lang sa ato, kay mo lagaw-lagaw lang sa mga waterfalls na to, no? Uh-huh. Or mo adto lang kay gusto lang mulaag. Number two, ato po ba i-require ang RT-PCR test result na negative? Or kung dili man, ang antigen test result, pati ang QR code ato bang ibalik sa border. Number three, regarding sa mga unhampered entry kanang mga funeral cars, kanang mga cargo vehicles, mas stricto ba takaroon? So mas taas ang pila sa border, kana ang ato ang bantayan. So more so, Sir Loy, murag ang ako ang ginapang-ingon puro about border control. So COVID-19 update. COVID-19 update. Kinumpirma naman ni Cotabato IATF spokesperson na board member Philbert Malalua na 10 mga residente ng President Rojas ang nagpositibo, ng isa ilalim ito sa antigen na rapid test. Gayunman, ang mga ito ay hindi pa lumalabas ang resulta ng kinuhang RT-PCR test para sa confirmatory ng kanilang kaso. Ayon pa kay Malaluan, ang mga ito ay naka-quarantina habang inaantay pa ang resulta ng kanilang RT-PCR test. Matatandaan, kumalat ang balita na maraming nag-positibo sa COVID-19 ang hindi umano na iulat ng IATF. So karon, naabitaw hinoon mga nag-positive, mga more than 10 sa antigen test. At least, no, daghang-daghang magod sila kay antigen test, mga more than 40. So, more than 10 daw nag-positive sa antigen. Ang protocol karon, ipa-RT-PCR sila. So, karon ang result, abin naman magbawas na Saturday or yesterday, wala man. So, atong paabuton, base karong adlaw, naanay result. Nevertheless, may result or wala, naka-isolate naman ka itong mga tao, ang ilang close contacts. So don't worry, sa President Rojas, it is still free to go around even in Barangay Idaoman, even in the municipal hall. Kay wala gitay problema sa ato ang protocol sa sunod kaya. Sa iba pang balita, patay naman ang isang mekaniko matapos nasangkot sa vehicular accident sa bahagi ng Upper Gladwan, Midsayap, Cotabato kagabi. Ang biktima na si Arvin Aquino, 26 anyos, ay sinugod pa sa ospital matapos na aksidente ang minamanehong kulay asul na Suzuki Sniper. Galing umano ang biktima sa bahagi ng Central Bulanan at pauwi na sa Kiwanan nang maganap ang insidente. Ganap ng alas 7:16 ang oras, dagdag ng mga balita. Wala mo nang dapat ay kabahala ang mga residente ng probinsya ng Cotabato na hindi pa napasama sa ginagawang pagpaparehistro para sa National ID System. Ito naman ang binigyang diin ni Cotabato Provincial Statistics Officer Engineer Belinda Penuela. Ayon sa kanya, magpapatuloy pa rin ang pagpaparehistro ng lahat ng mga residente. Sa kasalukuyan ay natapos na ang pagpaparehistro sa mga target na nasa priority lists.
na mga mahirap na mga residente ng probinsya. Ito'y para sa step 1 at nakatakda naman sa buwan ng Hunyo ang para sa step 2. Kaugnay nito ay magkakaroon din ng online registration para sa mga residente ng probinsya. Ang ating registration sa step 1 sa Cotabato Province ay nag-end noong March 31 from January 18. And from there, may additional extension kibali ang Cotabato Province, whole Philippines naman, no? Apo. From April 5 to April 30. So natapos po yung registration natin sa step 1, yung April 30, doon lang po sa mga identified barangays na may low income, yung high incidence ng poverty. Uh-huh. So, hindi pa naman siya tapos dahil ito ay isang taon na project ng PSA kung saan mayroon tayong target na 901,000 sa buong Cotabato Province. Wala namang naitatalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa North Cotabato sa loob ng halos 5 buwan base sa surveillance and monitoring ng Office of the Veterinarian o OFVET. Ito ang kinumpirma ni Cotabato Provincial Veterinarian and OFVET Head Dr. Rufino Soropia. Inamin ni Soropia na batid nilang atat na mag-repopulate ang karamihan dahil sa kakulangan ng supply nito. Subalit ayon sa kanya, hindi maaaring mag-repopulate ng basta-basta ang mga direktang apektado ng naturang sakit. Sa kabila nito ay aasahan naman anya ang new normal, hog raising o sentineling. Ito ay recovery at repopulation program na dadaan sa masinsinang pamamaraan upang maiwasan ang ASF outbreak. Anya, dadaan sa screening ang mga hog raisers kung saan susuriin ang kulungan ng baboy, access sa tubig at septic tank. Susunod ang decontamination sa paligid, environmental swabbing kung saan kukuha ng sample sa lupa, kanal, tubig at paligid na paligid ng kulungan para sa laboratory examination at kapag pumasa ay magpapatupad ng sentineling o hog raising experiment. Kapag nakitang walang ASF ang baboy matapos ang 70 araw ay maaari na muling mag-alaga ang mga magsasaka. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang training ng mga BBOs o ang mga barangay biosecurity officers na tutulong sa ginagawang sentineling program laban sa ASF. Ilan lang ang Quirapaon City at Magpet Cotabato sa pilot area na mauunang magsasagawa ng nasabing programa. Samantala, mas pinagting ngayon ng Cotabato Provincial Police Office ang kanilang kampanya laban sa mga teritory o ilegal na pagpasabong. Pinakahuli ay nagsagawa ng raid ang mga tawa ng PNP sa Barangay Upper Gladto sa Midsayap, Cotabato kung saan ni raid ang mga ilegal na nagpasabong at nagsipagpulasa naman ng takbo ang mga sabungero. May mga nahuli at may mga naiwan pang motorsiklo at mga tsinelas na mga sabungero na tumakas nang dumating ang mga pulis. Ang sinumang mahuhuli ay maharap naman sa kaso at pagmumultahin ng hindi baba sa 30,000 pesos. Una nang nagbabala ang DILG sa mga opisyal ng barangay na sangkot sa pasabong at walang nagawang aksyon sa kanilang lugar na siguradong maharap ang mga ito sa kaso at maaaring matanggal sa kanilang puwesto. Kalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kinikaron. Kagamay pa lang sa kuya ba na admit din na pulmonya. Tapos, rinda ko. Pero kaya pong balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. So, inong po dato yung capsule bido nga Yaki. So, to, na mag-ubo man siya, pero di na yun na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Hey, maayo pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kung bay na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Da!
Dalihan, humanan ko og pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Bantay, bitaw ha? Kalimi mo din sa Okira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kaduring igong energy o mabuhat na ito ang atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ganap ng alas 7.23 ang oras. Mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa Davao Oriental kasama ang Baliti Bay, Matis City sa Davao Oriental at Lianga Bay at coastal waters ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Sa pitong mga coastal areas na apektado ng paralytic shellfish poison o PSP o toxic red tide. Maigpit muna ang ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagkain ng anumang shellfish at alamang mula sa coastal areas ng mga naturang lugar. Sa inilabas na shellfish bulletin number 13 ng BFAR nitong Sabado, nabatid ng mga shellfish na nakokolekta mula sa coastal areas ay hindi ligtas para sa mga mamamayan. Nilinaw ng BFAR na ang mga isda, pusit, hipon at mga limango na mahuhuli sa mga naturang lugar ay ligtas para sa human consumption, ngunit kailangang sariwang kainin ang mga ito at tiyaking na hugasang mabuti. Dagdag na mga balita mula sa Davao Oriental, ihatid ni Jeline Seban mula sa 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental. Yes, Jeline. Matapos ng halos isang taong pagkaantala ng serbisyo dulot ng pandemya dahil sa COVID-19, umuarang kada milyon pagbibigay ng pinakakailangang serbisyo mula sa gobyerno tungo sa iba't ibang barangay sa ilalim na nagkakaisang lingkod bayan ng Davao Oriental Outreach Caravan. Pinangunahan mismo ni Davao Oriental, Governor Nelson Leon Hirang, kasama kawanin ng gobyerno mula sa iba't ibang ahensya, ipinagpatuloy ang nasabing programa na naglalayong makapagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa mga malalayo at kilala bilang geographically isolated at disadvantaged areas. Base sa datos, umabot sa 1,050 na pamilya sa dalawang city mula sa bayan ng Manay, Davao Oriental ang nakatanggap ng libreng ayuda at serbisyo. Hatid ng nasabing karavan kung saan 250 na mga pamilya ang nahatira ng tulong mula sa sitio Matabang ng Barangay Taukanga at 800 naman na pamilya mula sa sitio Madsayap o Makupa sa nasabing bayan Kamakailan. Ang nasabing programa ng provincial government ay nagbibigay atensyon at pangailangan ng iba't ibang mahirap na lugar sa lalawigan tulad na lamang ng infrastruktura, transportasyon at pagsupo sa usapin ng insurhensiya. Ayon sa gobernador, hindi matatawaran ang kaligayahan ng bawat tumalo sapagkat ang noong halos isang araw na paglalakbay pagmarating ang City Matabang ay ngayon halos isang araw na lamang dahil sa patuloy na pagsasaayos ng kalsada sa nasabing lugar. Kung kaya't nangako rin ng gobernador na tatapusin pa ang mga konstruksyon ng kalsada sa iba pang sitio sa bayan upang maitaguyod ang turismo sa lugar. Sa nasabing aktividad ng hatidin ng tulong iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng libreng medical check-up, food packs, at pamimigay ng hygiene kits mula sa bawat pamilya mula sa DSWD, palugaw at libreng tsinelas ang ipinamimigay naman ng sagop ng mga Philippine National Police, seedlings at tilapia fingerlings mula sa Provincial Agriculture Office at financial assistance mula sa DOLE sa ilalim ng TUPAD program. Ibang balita, natagpuan ay isang balyena sa baybayin ng Barangay Langkamate City, Davao Oriental, Kamakalawa. Ayon sa impormasyon mula sa mga residente, alas 2 ng hapon na makitang namataan, na kanilang namataan ang lumulutang na balyena sa nasabing baybayin kung saan may buhay pa itong nakita. Kaagad na binuhusan ang katawan ng balyena upang mapanatili itong basa at mapanatiling buhay. Ngunit sa kasamang palad, matapos ang 4 na oras ay namatay rin. Ayon kay marine biologist Daryl Bulatsley
na nasa Davao Oriental ang nasabing balyena ay isang bright baleen whale kung saan base sa datos na National Oceanic and Atmospheric Administration ay makikita lamang nasabing balyena sa lugar na mainit ang temperatura tulad ng Atlantic, Indian at Pacific Ocean at kagaya na lamang sa baybay ng Davao Oriental. Ang bright whale ay kilala bilang mga balyenang mahilig sa iba't ibang lugar o dagat ngunit madali silang ma-stress o matakot lalong-lalo na sa tunog ng barko at sa amoy ng linis o gas. Sa kasalukuyan, inaalam pa ni marine biologist ang sanhi ng pagkamatay ng nasabing balyena. Samantala, niyanig naman ang magnitude 3.5 na lindol ang galawigan ng Davao Oriental alas 4 kanina ng madaling araw. Ayon sa CIVOS, namata ng sintro nito sa Mato City, Davao Oriental. May lalim itong 29 kilometers at tectonic ang origin ng nasabing pagyanig. Samantala, naitala din ang magnitude 2.5 na lindol sa bayan ng Lupon alauna ng madaling araw kung saan may lalim itong 56 kilometers. Wala namang naitalang aftershocks at pagkasira ng mga ari-arian bunsod ng pagyanig. Kung kaya't patuloy nagpapaalala ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga residente na kailangan na ibang pag-iingat sa lahat ng panahon upang magiging ligtas sa anumang sakuna. Mula dito sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental, Tinig at Janine Siban. Magandang umaga. Alas 7:28 ng oras, dagdag na balita mula sa lalawigan ng Lanao del Sur, nagsuko ng iba't ibang uri ng mga baril ang ilang lokal na opisyal ng tatlong bayan sa lalawigan. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Commanding General, Lieutenant General Corlito Venluan Jr., ang mga isunukong baril ay isang caliber 50 Barrett sniper rifle, isang 7.62mm sniper rifle, dalawang grenade launchers, isang KJ-9 machine pistol, isang 12-gauge shotgun at isang 38 caliber revolver. Anya, ang mga baril ay sinuko ng mga opisyal ng mga bayan ng Buadipuso Buntong, Datsaan Ramain at Tabubong sa tropa ng 82nd Infantry Battalion Philippine Army sa bayan ng Sagyaran. Ikinatuwa naman ni Binluan ang naging hakbang ng mga lokal na opisyal sa kampanya laban sa mga ilegal na armas at anya. Ang mga isinukong mga baril ay walang mga lisensya. Ibinahagi naman ni Joint Task Force Sampilan Commander Major General Generoso Ponyo na simula noong Enero 23 mga matataas na armas na ang isinuko sa kanila ng mga opisyal ng pamahalaan. At sa Davao City naman, nilinaw ng Department of Interior and Local Government o DILG-11 na hindi maaaring isasara ang lahat ng border ng Davao Region kaugnay ng nakatakdang pagpapatupad ng semi-closed border. Ayon kay DILG-11 Regional Director Alex Roldan, ang mga non-essential travel ang maapektuhan ng implementasyon ng semi-closed border na papasok sa Rehiyon 11 o Rehiyon 11 at marami pa rin ang exemption. Ngayong araw itinakdang ilalabas ang guidelines sa semi-closed border implementation para mapawi ang pag-aalala ng publiko. Binigyang diin ng opisyal na walang problema kung ang tanging layunin ng mga papasok sa lungsod ay may kinalaman sa negosyo, trabaho at medical concerns o mga authorized person outside their residence o APUR. Samantalang sa mga non-APURs o mga land travelers na di essential na biyahe gaya ng bakasyon at iba pang leisure activities ay kailangan magpresenta ng negative reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test results na di lalampas sa 72 oras mula ng pagkuha nito. Balita mula naman sa Quezon Bukidnon, nagkaenkwentro ang mga elemento ng 3rd Infantry Battalion Philippine Army at mga kasapi ng Platoon Bagsik Guerrilla Front Malayag North Central Eastern Mindanao Regional Committee o NCEMRC ng New People's Army o NPA sa pamuno ni Dante Cuyos sa Sityo Liptong, Barangay Lumintao, Kamakalawa. Matapos ang ilang minutong palitan ng putok, nakarecover naman ang tropa ng pamalaan ng tatlong mga armas, isang improvised
o isang improvised hand grenade, medical paraphernalias at mga balat, mga subversibong dokumento. Wala namang naitala ang casualty sa panig ng tropa ng pamahalaan, samantalang hindi pa matiyak ang sa panig ng mga kalaban nito. Dahil nito, itinaas na ng Philippine Army ang lahat ng patrol base nito sa pag-alerto sa buong lalawigan ng Bukidnon na nasa ilalim naman ng 10th Infantry Division dahil sa posibleng paghiganti ng grupo ng mga rebelde. Sa Davao Oriental naman, o sa General Santos City, nagpakamatay ang isang dalaga sa pamamagitan ng pagbitin sa kanyang sarili sa puno ng Indian Neem Tree sa liblib na lugar sa Barangay Tambler. Isa ng malamig na bangkay ng datna ng mga elemento ng General Santos City Police ang nakabitin na katawan ng biktima. Walang nakuhang anumang bagay sa biktima para ito ay makilala, maliban lamang ito ay nakasuot ng kulay gray na t-shirt at naka-short pants na kulay itim, maputi ang kulay ng balat at mahaba ang buhok. Sa tansya ng mga pulis, posible man nung kagabi pa ng Mayo 1, ginawa ng nasabing babae ang pagpapatiwakal at kahapon na madaling araw lamang ng Mayo 2, ito nakita. Nananawagan ngayon ang mga pulis sa publiko kung sino ang nawalan ng kaanak na maaaring tumugma sa bangkay ng nasabing babae makipag-ugnayan sa kanila. Sa Gindulungan, Maguindanao, dalawang improvised explosive device o IED ang sumabog sa gilid ng National Highway sa Sitio Pansul, Barangay Makasampen kahapon. Wala namang nasugatan sa pagsabog, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan. Dulot din ito ng pagkaantala sa daloy ng trapiko ng ilang oras matapos nagsagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Philippine Army at ng 2nd Mechanized Infantry Battalion sa tulong naman ng Gindulungan PNP, grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, ISIS-inspired group ang itinuturong responsable dito kung saan posibleng target ang sasakyan ng 549th Army Engineering Brigade na dumadaan sa Isulan, Cotabato Highway. Sa ngayon, mas nagkikipit pa ang militar at polisya sa seguridad sa lalawigan ng Maguindanao laban sa BIFF. Oras, sa alas 7.34, Balitang Nasyonal. Makakatanggap naman ng wage subsidy na 8,000 pesos kada buwan ang mga manggagawa sa pribadong sektor na nasa micro, small and medium enterprises o MSMEs bilang bahagi ng 8-point agenda ng pamahalaan para makabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa isang job summit ng Task Group on Economic Recovery, National Employment Recovery Strategy, kamakalawa sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Ramon Lopez na mungkahin ng gobyerno ang 24 billion pesos wage subsidy program para mapanatili at maprotektahan ang mga may trabaho. Nananawagan naman si Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI President Benedicto Yuheco na agarang mabakunahan laban sa COVID-19 ang mga essential economic workers at gawing digital ang mga negosyo. Prioridad anya dito ng MSMEs na may flexible work arrangements o nagsara pansamantala subalit may balak pang magbalik operasyon. Nagsasagawa na ng evaluasyon ang National Economic and Development Authority o NEDA sa proposed wage subsidy program, ani ni Lopez. Kumpara kahapon o kumpara kamakalawa, mas mababa naman ang naitalang bagong kaso kahapon ang hapon. Sa inilabas sa datos ng Department of Health o DOH, sa dagdag na 8,346 ang naitalang bagong kaso para maging 1,054,983 ang kabuang kaso ng COVID-19. Samantala, may 9,072 naman ang gumaling sa pandemya at 77 ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa naturang virus. Sa kabuang bilang ng mga kaso o aktibong kaso na nasa 71,472, 6.8% dito. O sa kabuang aktibong kaso nasa 91.6%,
ang gumaling sa pandemya, 1.62% ang namatay. Inilis na din ang 16 na duplicate cases at 11 sa mga ito ang gumaling. May 32 kaso pa ang unang napaulat na gumaling, ang naitala namang namatay sa naturang virus. Hindi pa mapapauwi ang mga Filipino na nais na makabalik dito sa Pilipinas mula sa bansang India. Ayon kay Philippine Ambassador to India Raymond Bagatsing Jr., sa ngayon ay wala pang commercial flights mula sa New Delhi, pero sa sandaling mag-resume ang direct flights sa Manila ay kaagad silang magsasagawa ng repatriation ng mga Pinoy. Kaya kahit gusto nila na magkaroon ng repatriation flight ay imposible ito sa ngayon dahil mahirap ang logistics dito. Nilinaw naman ni Bagatsing na sa kasalukuyan ay isang Pinoy pa lang ang lumapit sa kanila at gustong bumalik dito sa bansa. Habang nasa 150 naman ang mga pasahero ang kailangan para makauwi sa Pilipinas. Nasa 73 na Filipino na sa India ang umano'y tinamaan ng virus at 2 sa kanila ang nasawi. Ipinagutos ng Civil Service Commission o CSC ang pagpapalawig ng deadline para sa mga government officials and employees sa paghahain ng kanilang SALN o 2020 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon sa CSC, bibigyan ng hanggang sa Mayo at 30 ng taong kasalukuyan ng mga opisyal at kawanin ng gobyerno para makapagsumiti ng kanilang SALN. Paliwanag ng ahensya, ito'y bunsod pa rin ang inilabas na guidelines ukol sa paghahain ng SALN sa mga lugar na apektado ng state of calamity o emergency kung saan binigyan ng isa pang buwan ng mga ito para maisumiti ang kanilang o ang nasabing mga dokumento. Ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity dulot ng coronavirus disease sa pandemic hanggang sa September 12 ng taong 2021. Sa mga balita sa ibayong dagat mula sa bansang North Korea, inakusahan ng North Korea ang US na nagkaroon ng magkasalungat na palisiya sa nuclear program nito. Kasunod ito ng naging pahayag ni US President Joe Biden na isang banta ang nuclear program ng North Korea. Ayon sa Foreign Minister Office ng North Korea na hindi katanggap-tanggap ang nasabing pahayag na ito ng US. Nagpakitaan niya ito ng tila paggera sa North Korea. Magugunita sa kanilang 100 days sa opisina ay sinabi ni Biden na makikipag-ugnayan ito sa mga kalyado nitong bansa para matugunan ang nasabing banta. At sa San Diego, California naman, patay ang 2 katao at 23 naman ang nasugatan sa pagtaob ng barko sa karagatan ng nasabing lugar. Sinabi ni San Diego Fire Rescue Department spokesperson Monica Munoz na tumaob ang barko malapit sa Cabrillo National Monument sa Point Loma. Itinakbo sa iba't ibang mga pagamutan ang mga nasugatang biktima. Nagtulong-tulong naman ang ibang ahensya para mahanap ang iba pang sakay ng lumubog na barko. Nagpaabot naman ang pagdarasa si San Diego Mayor Todd Gloria at tiniyak nito ang mga tulong sa mga biktima. Sa balitang pang-ekonomiya, isinusulong ngayon ng isang mamabatas ang pagkakaroon ng dagdag na relief measures para sa mga manggagawang Pilipino dulot ng pandemya. Sa ginanap na Task Force o Task Group on Economic Recovery and National Employment Recovery Strategy Job Summit, ayon kay Senadora Amy Marcos, naabot sa 80% ng mga informal sector ang lubhang apektado ng crisis o mga lowest paid bracket. Ayon pa kay Marcos na kabilang sa mga nagpapahaba ng lockdowns ay ang mahinang social protection at medical coverage para sa sektor ng mga paggawa. Mas maigi anya kung mas palalawakin pa ang wage subsidies sa labor sector at maging ang unemployment insurance benefits ng Social Security System o SSS.
Tumaas naman ang kaso ng kakulangan ng pagkain sa bansa dahil maraming nawala ng trabaho dulot ng COVID-19. Base sa survey na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, lumalabas sa na 6 sa bawat 10 Pinoy o 62.1% ng mga Filipino ang nakakaranas ng moderate to severe food insecurity o kakulangan sa pagkain. Ang survey ay ginawa noong November 3 hanggang Desyembre 3 kung saan lumabas din na 71.7% ng households na bumibili ng pagkain sa pamamagitan ng pangungutang habang 66.3% ay utang mula sa mga kamag-anak o kapitbahay. Ayon pa sa survey, tumaas ang kakulangan sa pagkain sa pagitan ng Abril at Mayo noong nakaraang taon dahil sa pinairal na Enhanced Community Quarantine o ECQ kung saan 5,717 household na may 7,240 individual ang naapektuhan. Kasabay nito, nangako naman ang Malacañang nagagawa ng paraan para masiguro na sapat ang pagkain sa bansa. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na bagamat nalulungkot sila sa nasabing bilang ay kailangan pa rin ang nasabing survey ng DOST para malaman ang epekto ng problema dulot ng COVID-19. Mayroon na umanong programa ang Administrasyong Duterte para magbigay ng trabaho at kabuhayan sa mga Filipino. At sa balita sa larangan ng sports, sa pinalakas ng Denver Nuggets ang tsansa sa playoff berth matapos namang pasadsarin ang Clippers sa score na 110-104. Tampok naman sa tampok ang 30 points at 14 rebounds ni center Nikola Jokic. Nagdagdag ng 25 markers si Michael Porter Jr. para sa Nuggets, na sinulo ang number 3 spot sa Western Conference sa itaas ng Clippers. Ito ang panglimang sunod na tratsada ng Denver para sa 9-1 record simula nang magkaroon si star guard Jamal Murray ng turn ACL sa kanyang kaliwang tuhod noong Abril 12. Pinamunuan ni Paul George ang LA Clippers sa kanyang 20 points na may 18 at tiga 16 markers naman sina Rajon Rondo, Kawhi Leonard at DeMarcus Cousins ayon sa pagkakasunod. Matapos isalpak ni Jokic ang tatlong free throws nito ay kumonekta naman si Facundo Campazzo ng triple para sa 107-98 na bintahay ng Nuggets sa Clippers sa huling 1 minuto at 8 segundo sa fourth quarter. Sa Salt Lake City naman, nagpasabog si Bojan Bogdanovic ng 34 points kasunod ng tig 15 markers nina Pilam Jordan Clarkson at Joe Ingles sa score na 106-102 panalo ng Utah Jazz kontra Toronto Raptors. At para naman sa ating showbiz update, nasa US na ngayon ang singer na si Sasha Padilla para magpa-check up ng kanyang impeksyon. Oops! At magpa-magnetic resonance imaging o MRI. Sinabi nito na sasamahan niya ng kanyang fiancé na si Conrad Onglau para doon siya sa kapatid nitong doktor ito magpatingin. Paglilinaw pa nito na noong nakaraang taon pa siya na masana siya magpapa-check up, subalit dahil sa pandemic ay hirap siyang makakuha ng appointment. Paglilinaw pa nito na wala siyang COVID-19 at ito ay magpapa-check up lamang. Inaalalahanan nito ang kanyang fans na laging alagaan ang kanilang kalusugan. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinapawan City, kasama sina Erwin Mbadhay at Jeline Seban. Ako naman yung Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang umaga. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.